Okay na? Opo. Ayan, isang mapagpalang pagbati po ang aking pinapabot sa inyo, mga giliw naming mga taga-subaybay. Tayo po ay muling magsasayang papawid dito po sa inyong sinusubaybayan. Inaabangan ang programang pag-aralan natin. Pero ngayon po ay medyo magkakaroon na naman po tayo ng isang natatanging programa sapagkat sa gabi pong ito ay hindi po tayo magkakaroon ng ating regular program na kung saan nagkakaroon po tayo ng mga pagsagot sa katanungan, kundi tayo po ngayon ay magkakaroon ng isang namang dialogue o debate sa pagitan po ng Seventh-day Adventist representative at ganun din po ng isang pastor ng Bible Baptist Church. At ngayon po ay meron po silang napagkasundo ang paksa na akin pong babasahin mamaya. Subalit bago po yon, muli nagpapasalamat po kami na kayo'y nariyan. At sana po ay mataimtim lang po kayong makinig at buksan lang ang ating mga puso't isipan. Maging objective po tayo sa ating gagawing pakikinig sa atin pong debate sa mga oras na ito upang makuha talaga natin ang katotohanan na nais ng Diyos na ating maliwanagan. Bueno po, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Excuse me. Ang paksang ating pag-uusapan, na napagkasunduan ay walang iba kundi patutunayan ko na ang lahat ng karumaldumal sa lumang tipan ay ipinapakain ng Diyos sa hintil na Kristiyano sa bagong tipan ayon sa Biblia. At ang mag-a-affirmative po dito, ang magpapatunay po dito ay walang iba kundi si Pastor Ray Ann Fuentes ng Bible Baptist Church. At ang nasa negative side naman ay walang iba kundi si apologist Jomel Arsenal sa panig naman po ng mga Seventh-day Adventist Church. At narito po ang mga format ng usapan. Ang unang tayo ay magkakaroon po ng 20 minutes. Presentation po yan ng affirmative side. At pagkatapos po ng 20 minutes na tayo ng affirmative side ay magkakaroon po ng 10 minutes o bibigyan ng pagkakataon ng 10 minutes na i-cross ng negative side ang mga sinabi ng affirmative side. At pagkatapos ng 10 minutes o first 10 minutes cross-exam ay tatayo rin sa unang pagkakataon, 20 minutes ay nang ibibigay bilang presentation ng negative side. At pagkatapos mag-present after 20 minutes ng negative side ay meron din at bibigyan din of course para maging patas, bibigyan din ng 10 minutes na panahon para i-cross naman ng affirmative side ang mga sinabi ng nasa negative side. At ang susunod ay ang pangalawang tayo sa panig ng affirmative. At ito po, kung dati 20, mababawasan ngayon ng 5 minuto. Magkakaroon na lang siya ng 15 minuto o 15 minutes para i-rebut o sagutin naman ang mga sinabi ng affirmative side. At pagkatapos niyang i-rebut ang nasa negative side rather, ay siya naman po ay tatanungin ng 10 minutes uli. 10 minutes uling cross-exam, of course, sa panig ng negative side. At sa second stand ng negative side ay 15 minutes din po. At pagkatapos ding mag-rebut ng nasa negative side, after 15 minutes, ay meron po uling 10 minuto na magaganap na cross o pagtatanong ang nasa affirmative side. At pagkatapos po niyan, ay magkakaroon na ng 10 minutong konklusyon at mauuna sa konklusyon ang affirmative side at susundan niya ng 10 minutes na konklusyon ng negative side. Basahin po natin ang mga rules o mga batas habang kayo nag-uusap. Kaya makinig po kayong dalawa, maigi. Ho? Lalong-lalo na kayong dalawa. Makinig po kayong maigi sa rules na inyong pinagkasunduan. Una, ang nasa topic lamang ang maaaring ibangon at talakayin sa kabuuan ng pag-uusap. Kaya, rest assured na babantayan ko kayong pareho dito. No? Magiging objective ako rito. Pag wala sa topic ang inyong mga tanong, ibablock ko po agad yan. Okay? So, sumunod, magsasalita lamang ang mga speaker sa takdang oras na ibibigay sa kanila. Kaya pag hindi nyo panahon at sasabat-sabat kayo kahit sino sa inyong dalawa, ako moderator, ikakat ko po ang inyong mga salita. Basta may sumabat. Kaya makinig po maigi. Pangatlo,
ang kategorikal, kategorikal na tanong ay dapat sagutin ang kategorikal na sagot na may kasunod na kaakibat na paliwanag. No? Categorical, yes or no. Pag ganun eh, basta ang sagot nyo, pwede nyong ipaliwanag. Walang ad hominem o mga ataking personal o asaran laban sa kausap. Magiging mahigpit ako dyan. Walang asaran, ha? Walang mga side comment. Kinakailangan, nakafocus kayo sa topic lang. Okay? At sumunod, gumamit ng Biblia sa pagpapatunay. Sumunod, kung ano ang sagot sa tanong, hayaan at hindi na dapat ipilit ng nagtatanong ang gusto niyang sagot, dumako na sa sunod na tanong. Sumunod na rule, kung ang sagot ng tanong ay may yes or no, ay may paliwanag na di hihigit sa isang minuto. Kaya Mr. Timer, ha, pakianuhan niyo po dyan, ha, pakihigpitan niyo kapag sumasagot na. Lalong-lalo na kung ang tanong ay may sagot na yes or no at maging yung ano po doon sa categorical. Urasan na rin po natin yon. Isang minuto lang dapat, hindi ano doon, hindi lalampas. Okay. Kapag may objection, sa akin nyo po i-address. Ha? Sa akin nyo i-address kung kayo may objection sa isa't isa. At habang may objection, of course, naka-stop ang time. Hindi tatakbo ang oras. At sumunod, i-stop ang time kung sakaling nagka-problema sa signal o technical. Tama po yan. Pinapayagan ang paglilinaw bago magtanong. O kaya, pwede rin inquiry bago ano ho? Bago ang tanong. Subalit, kasama na sa 10 minuto at pang-13 rules, napakahalaga rin po, of course, igalang ang moderator bilang tagapamagitan. Ayan po, hindi na natin ulitin para hindi na humaba. I hope na inyo pong napakinggan. Sa inyong dalawang panig na mag-uusap, napakinggan yung maliwanag, ang inyong ano po, ang inyong mga dapat gawin para maging maayos ang ating gagawing pag-uusap sa gabing ito. Okay na po ba sa inyong dalawa? Pastor Rayan Fentes at Brother Jumel? Yes po. Ayos po bang napakinggan? Pastor loud Fentes, sa panig niyo po? Okay, yes, loud and clear. Tama, tama. Okay. So, sa ngayon, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Pwede po bang bago natin pasimulan, ako na po ang mananalangin para mapasimulan natin ating programa. Let us pray. Kabanal-banalan po namin Diyos, muli kayo nagpapasalamat, ibinigyan niyo kami ng panahon. Na ngayon ay magkakaroon na naman ng makabuluhang pag-uusap sa panig ng dalawang maginoong magkatunggali. Bigyan niyo po sila ng liwanag ng kaisipan upang ang kanilang mga babanggitin ay mga bagay na talagang inyong nais na naming malaman. At nawa, maghari ang kapakumbabaan. Kayo ang maluwalhati. Salamat po sa pagdinig sa indalangin. Hinihiling po namin ang lahat alang-alang sa pangalan ng Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Amen. So ngayon po, without further ado, ay atin ang sisimulan ang pag-uusap na ito at ipagkakaloob na natin ang panahon kay Pastor Rayan Fentes para sa kanyang first stand of presentation ng affirmative, 20 minutes po. At yung timer pakiusap, pag 5 minutes na lang, o kaya ganito po ang gawin nyo. Pag 10 minutes, mag-warning na kayo. 5 minutes, mag-warning kayo at 2 minutes. So ayun po ha. 10 minutes, 5 minutes at 2 minutes para aware din ang moderator na patigilin na ang mga tagapagsalita. Okay. Pastor Rayan Fentes, the table is yours. Okay, share ko muna ito. Sige lang. Huwag niyo munang patatakbuhin yung oras. Kaya niyo munang maibigay sa share screen host ba yan? Disabled. Host disabled participant screen sharing. Uh-huh. Disabled? Ne, baka yung mga nakashare sa ano dahil baka kayo lang ang ipopokus, Pastor. Sige lang po. Di ko makashare screen. Pakialam sa technician natin. Okay, pakialam. Gustong mag-share screen ni Pastor, pwede bang magawa ng paraan? Disabled daw yung ano. Anyway, walang oras nakakainin hanggat hindi kayo nakaka-pag-share ng inyong nais-share. Opo. Pero sana magawan agad ng paraan ng ating mga technician. In fairness sa ating mga technician, ay talaga namang
Yan na yan. Share na. Okay na. Okay. Sige. Okay na ba? Magsisimula na, Pastor? Pwede na nating pasimulan ang oras. Ano ho? Okay, timer. Start the time. Magandang gabi sa lahat ulit at maraming salamat, Brother Richard Thompson, sa iyong pagmo-moderate sa pag-aralan natin. At maraming salamat din ka-Jomel na ating kausap ngayon. So ngayon po mga yung ngayong gabi ay nawa po tayo ay maliwanagan sa ating mga pag-uusap ngayon. At I hope po tayo po ay open-minded na makinig at magpakumbaba po sa salita ng Diyos kung ano po yung katotohanan na ating mapakinggan at matimbang-timbang po. So kami po dito ay hindi magkalaban sa personal, kundi ang aming aral po, ang aming ikumpara ngayon, this is a live discussion para po tayo ay matuto and we can share. So ngayon po, this is about unclean foods. So yun po ang tema na patutunayan ko na ang mga karumaldumal sa Old Testament, no, sa mga Old Testament ay pinapakain ng Diyos sa mga hintil na Kristiyano ayon sa Biblia. So yan po ang ating patutunayan ngayong gabi. So ngayon po, tayo po na mga hintil na Kristiyano, alam po natin na si Apostle Pablo, siya po ang tinawag doon sa mga hintil. And he wrote 14 epistles para po sa mga hintil na Kristiyano. In fact, he wrote more or na more than the ano sa mga more than 50% po. More than 50% doon po sa New Testament. So ganyan po karami ang nasulat ng Apostol Pablo na siyang apostol ng mga hintil. Ang sabi po dito sa kanyang pagka-tinawag, ang sabi dito, datapwat magbangon ka at ikaw ay tumindig sa iyong mga paa, sapagkat dahil dito'y napakita ako sa iyo upang ihalal kitang ministro at saksi din naman ng mga bagay na nakita mo sa akin at ng mga bagay na papakitaan ko sa iyo. Naililigtas kita sa bayan at sa mga hintil na sa kanila'y isinugo kita. Siya po ay isinugo para sa mga hintil na Kristiyano. At ang sabi po dito sa verse 18, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamaan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Dito po tinawag ang Apostol Pablo. Ngayon po, Paul the Apostle, sabi po niya dito sa Galatians 2:8, siya po mismo nagpapatotoo, sapagkat ang naghanda kay Pedro sa pagka-apostol, sa pagtutuli o mga Hudyo, ay naghanda rin naman sa akin sa pagka-apostol sa mga hintil. Kinumpirma po niya yan, mga kaibigan, na siya talaga ay apostol sa mga hintil. At sabi dito sa verse 9, at nang makita nila ang biyayang sa akin ay pinagkaloob, ay mga kanang kamay ng pakikisama ay binigay sa akin at kay Bernabe, ni Santiago at ni Sipas at ni Juan, na sila sa mga inaring haligi upang kami ay magsiparoon sa mga hintil at sila ay sa mga pagtutuli sa Hudyo. So makita natin ang distinction po dito. Kaya ito po ang pinaka-importanting tandaan natin na ang sulat sa mga hintil na Kristiyano most of the time or all of the time, yan po ay galing kay Apostol Pablo na siyang hinirang na apostol sa mga hintil. Ngayon, even Peter, no? si Pedro po, he acknowledged this, yung pagka-apostol ni San Pablo o Pablo, na siya po ay sinabi niya ito sa kanyang sulat, 2 Peter 3:15. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo, na ating minamahal na kapatid na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. So they also acknowledge, no? So why not tonight we acknowledge the writings, no,
the epistles of the Apostle Paul, the only apostle na nagsusulat po para po sa mga hintil sa kanilang pamumuhay Kristiyano at sa kanilang doktrina. So ito po ang sabi ni Pedro, gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain na isinisinsay ng mga di nakakaalam ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanyang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. So tandaan po natin na itong mga sulat ni Apostol Pablo, gaya sabi ni Apostol Pedro, na ito po ay mahirap unawain na isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga. Isisinsay po ito. So sana po na ang mga sulat ng Apostol Pablo ngayong gabi, makita natin na katotohanan na di natin pipilipitin, di natin isisinsay itong mga talatang ito. Dahil ito po ay gawain ng mga di nakakaalam ng mga walang tiyaga. Ito ang sabi ngayon, patungkol po sa tema, what we will find, no? What we will find in the epistles of Apostle Paul about sa pagkain. Ano po ang ating we will find it? Una, sa Roma, Roma 4 verse 2, itong sabi, 14:2, may tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay. O, pansinin niyo po, dahil sa uno po dito, ito po ay patungkol sa mga kapatid na merong weak at merong mga mature believers. Kaya ang mature believers, itong sabi, may tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay. Yan po ay tinatawag nating hyperbole po na pagkasalita. Pagka sinabing lahat ng mga bagay, di natin ipipilosopo yan na sasabihin natin na kahit bato. Hindi po. Meron lang siyang pananampalataya, ibig sabihin wala siyang binabawal. Ngunit ang mahinay kumakain ng mga gulay. Ito po ang prinsipyo ng Biblia na pinahayag sa atin ng Apostol Pablo sa kanyang mga sulat about pagkain. So pansinin po natin ito na meron dalawang taong kumakain lamang ng gulay. Pero yung isa, no, kumakain ng makakain ng lahat ng mga bagay. So wala pong makikita natin dito, verse number 3, ang kumakain ay huwag magwalang bahalaga sa hindi kumakain. At ang hindi kumakain ay huwag humahatol sa kumakain sapagkat siya'y tinatanggap ng Diyos. So hindi kami humahatol sa mga hindi kumakain. Pero sana po, kayo na kumakain, huwag ninyong hatulan ang mga kumakain. Dahil yan po ay malinaw na sinalita ng Apostol Pablo. Bakit? Kasi sa verse number 17, no, I encourage you to read Romans 14. Sa 17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom. So how important it is na mas importante po yung tao na huwag ikatitisod, even yung mga pagkakain natin, na huwag tayong matitisod, huwag matitisod yung mga weak brothers para lang po sa pagkain. Kaya sabi dito, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom. Tapos sa 17, sabi dito, 18, huwag mong sirain ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis. O, anong ibig sabihin yan? Mga kapatid, tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis. Saan po dyan ang karumal-dumal? Wala. Gayunman ay masama sa tao ko ang kumain ng laban sa kanyang budhi. Yun lang ang pinaka-importante. Alamin natin ang lahat ng mga bagay malilinis, pero masama sa tao ang kumakain ng laban sa kanyang budhi. Kung ayaw mong kumain, idiwag. No? Kung sa budhi mo, no, di mo feel na kakain ka, iwag kang kakain. Pero ito po ang prinsipyo ng pagkain ng mga sulat ni Apostol Pablo. So ano pa nating makikita dito, mga kapatid? 1 Timothy chapter 4, verse number 1 to 5. Sabi dito, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritu mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Verse number 3.
na pinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lumangkati. Lumayo sa lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpasasalamat at nagsisimbalataya at kaalam sa katotohanan. O itong masasabi natin, sasabihin natin, o itong lamangkati na ito, hindi yan ano, makakain lang. Hindi po ginamit ang mga anong salita dyan, malinaw po sa konteksto kasi nga, verse number 4, napakalinaw. Kung verse number 3, sasabihin natin, ay ito lang ang makakain. Yan ang sasabihin natin. Pero malinaw sa verse number 4. Anong sabi sa verse number 4? Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. Hindi sinabing bawat malinis na karne o lamangkati ay mabuti. Walang ganon. Ang sinabi dito, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil. Kung tinatanggap na may pagsasalamat sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Malinaw po dito mga kapatid kung ano po yung turo ng Apostol Pablo patungkol sa pagkain. Itong pagbabawal ng mga lumayo sa mga lamangkati at pagbabawal sa pag-asawa, ito po ay mga aral ng demonyo na sa huling araw ito'y lalabas. At ngayon na nga ay nasilayan natin. So ngayon mga kapatid, ang sabi dito, hindi natin sasabihin itong broma-broma. Bakit? Ito po ay general according to the fourth verse, sabi dito, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos. Hindi sinabing ang bawat. Sasabihin natin, yung broma ba, nilalang? Yes. How about yung akatarton? Nilalang ba? Yes, nilalang. Kaya sabi dito, sa bawat nilalang ng Diyos. Wag nating puputulin ng talata. Nasasabihin natin, broma lang yan. Hindi, mga kapatid. Bawat nilalang ng Diyos. Ano pang sabi sa talata? 1 Corinthians chapter 10, prinsipyo din ito. Ito ang mga talata pa sa pagkain patungkol na Apostol Pablo. Lahat ng pinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo. Lahat ng ipinagbibili. The immediate context, we know the context of this is about sa Diyos-Diyosan. Pag-ano sa Diyos-Diyosan. Pero alamin po natin, ano po ba yung inihain sa Diyos-Diyosan? Ano po ba ang mga ipinagbibili sa pamilihan? Itong pamilihan na ito, he is talking about Corinthian believers na mga hintil, mga kapatid. Tapos ang pamilihan na ito, hindi po ito pamilihan ng mga mananampalataya, kundi normal po ito na merkado. Yung mga pamilihan, sabi dito, pabibili ng pamilihan ay kanin ninyo, wala pong namimili doon na mga broma lang yon, walang ganon. Ang sinabi dito, lahat ng ipinagbibili. Tapos sa verse number 26, malinaw din naman sa 26, sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang kabuuan ng naririto. Malinaw na naman, na lahat na naman. So verse number 27, kung kayo'y inanyayahan ng isang hindi sumasampalataya at ibig ninyong pumaroon, ang anumang ihain sa inyo ay kanin ninyo. Ayan na naman. Anumang ihain. Tapos itong mga tao ito ay hindi sumasampalataya. No? We are talking about, the context is talking about also paghain sa Diyos-Diyosan. Pero ang punto po natin dito, ano ba yung pinaghahain nila? Di ba mga pagkain? Kaya ito mga kapatid, malinaw, sabi ni Pablo, anumang ihain sa inyo ay kanin ninyo. At huwag kayong magsipagtanong sa anumang dahilan sa budhi. Tanong, ano ba ang inihain ng mga hintil na di sumasampalataya? Sasabihin ba natin karumaldumal? Sasabihin ba natin broma lang o makakain lang? Clean foods? Walang ganon. Ang paghahain ng mga hintil, ano po yun? Kahit nga tao, naghahain din sila eh. Dahil ang hain nila ay sa mga para sa Diablo according to this context. Pero ang malinaw po dito, pinapakain ni Pablo. Hindi sabi ni Pablo, mamili kayo ng mga broma. Mamili kayo ng hindi
unclean. Walang ganun. So malinaw po yan. Ngayon, when the first council, ito po pakinggan natin, when the first council at Jerusalem, ano pa sabi nila? Ano ang hatol noong sa first council of Jerusalem? Dahil dito'y ang hatol ko, according ni James, Acts 15:19. Last five minutes. Okay, 5 minutes. Ay huwag nating gambalain yaong mga hintil na nangagbabalik loob sa Diyos. Sa verse 15-20, kundi kumalat kayo, sumulat kayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikakahawa sa Diyos-Diyosan at sa mga pakikiapid at sa binigti at sa dugo. Oh, ito ang kanilang mga sulat, mga kapatid. Bakit ba walang unclean foods dito at sa 14 epesos ng Apostle Paul na pinaiilag ang mga Kristiyanong hintil? Bakit? Kasi po hindi po doktrina ng mga apostol ang mga itinuturo na ating mga kaibigan na huwag kakain yung mga karumaldumal. Hindi po yan doktrina ng mga apostol. Doktrina po yan ng mga Hudyo noon. So ngayon po, no, Jews and Gentiles, alam natin na meron silang magkaibang pamumuhay. Kaya kailangan na maalaman natin yung Jews, yung Gentiles, ang yung kaibahan ng Church of God. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo sa Galatians 2:14, ang ay mamumuhay gaya ng mga hintil, ha, kung ikaw na Hudyo, sinabihan ni si Pablo, Pedro, kung ikaw na Hudyo ay mamumuhay gaya ng mga hintil, at di gaya ng mga Hudyo, bakit mo pinipilit ang mga hintil na mamumuhay na gaya ng mga Hudyo? Ito po ay pamumuhay. Iba po ang pamumuhay ng mga Hudyo at mga Kristiyano na mga hintil. Mga kapatid, bakit natin pipilitin sila? No? On Paul's teachings about this, let no man therefore judge you in meat or in drinks or in respect of an holiday or a new moon or a Sabbath days, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. For the kingdom of God is meat, is not meat and drinks, and peace and joy. So, bakit po ba? No? Bakit po ang ating mga kaibigan SDA? Paano, gaano po ito kaimportante sa kanila? According to their doctrine in page 264 ng aklat na questions on doctrines, sabi dito, is primary a question of health daw, itong mga unclean foods, sabi ni Ellen White. Christ Objects Lesson, page 347. Mr. Moderator, may objection ako. Okay. Pige, ano po yan? Kasi ang aming paksa, ayon sa Biblia, hindi ayon sa questions on doctrine. Okay. So, sige, Pastor Pentet, maliwanag po yun. Patutunayan ayon sa Biblia. So, wala po kayong pinag-usapan na ganyan. Doctor, objection po? Sige. Okay. Are we not allowed to use references? Hindi, ang paksa natin ayon sa Biblia, wala namang nakalagay doon na at mga referensya. Okay. So, ako ang nahahatol ngayon bilang inyong moderator, panglabintatlong inyong pinagkasunduan. Egal ang moderator, kaya ngayon ay aking ay a pronoun na walang gagamit ng referensya, puro Biblia lang. Tapos ang objection at sustain ang objection. Sige, Pastor Peter. Sige, yun lang. Nakalagay sa paksa natin. May moderator. Opo. Isa po kayo ngayon dito. May speak ka, Mr. Moderator. Sa paksa pa lang ang sabi niyan, patutunayan niya na ang lahat ng karumaldumal sa lumang tipan ay pinakakain sa hintil na Kristiyano ayon sa Biblia. Maliwanag po yan, paksa okay, pa lang. Okay. Yan, hindi ka nagliwanag ganyan. Ako yung magtatayo ngayon dito. Again, hindi ako magiging bayad. Counter-objection lang, pero I will respect the moderator, but this is my counter-objection. Okay, sige po. The moment na pong rules ng debate kung wala pong bawal gumamit ng referensya, kailangan po yan gamitin, Mr. Moderator. Next. Ang pagpapatunay ko, hindi, huwag ka muna ano. Ang patutunayan ko, ang sa aking stand, Biblia, wala po kong ginamit na referensya. Ang ginamit ko po referensya ngayon, patungkol po sa ating kaibayo.
Wala so, hindi po ito pagpapatunay. Pero I will respect you, Mr. Moderator. Go ahead. Kasi kung hindi niyo ako irerespeto, hindi niyo ako irerespeto sa aking magiging desisyon, iiwanan ko kayo ngayon dito. Kasi rule number 13, igalang niyo ang moderator. At wala kang kakampiyan sa inyo. Wala kang kakampiyan sa inyo. Mr. Moderator, so, may you speak just for a second? Okay. Sa rule natin, magpapatunay ayon sa Biblia. Pwede pa kibasa, Mr. Moderator, sa rule? Oo. Ganito, nabasa na natin yon, kaya lang, eto, inassume ko na pinagkasunduan nyo na ito, nag-usap kayo, inassume ko ha, kaya ako ang tatayong judge ngayon dito, na napagkasunduan nyo na doon kayo sa Biblia mag-uusap. At wala kayong ibang gagamiting referensya. Okay? Kasi pag ako, alam nyo na, pag nakikipag-debate ako, talagang nililinaw ko ayon sa Biblia at makakagamit ng mga referensya. So, since na wala akong nakitang ganong wording sa inyong pinagkasunduan, I assume na Biblia lang ang inyong gagamitin. Nagkaintindihan po? Kasi sige, hindi po naman tayo bago sa pangikipag-debate. Sige po, kanina pa po tumatahimik, so I just nagsalita cut lang kasi nagsalita pa siya. Yeah, cut naman ang time. Okay na po ba? Nagkasundo na ha? Basta walang ibang gagamit. O, kaya, Brother Jomel, mamaya, sige po. Wala ring gamitan. Magiging patas lang ako sa inyong dalawa. Okay? So ilang minuto na lang? Ilang minuto pa? Ilang minuto dyan. Timer, please. 2 minutes and 30 seconds. 2 minutes and 30 seconds. Okay. Pastor Fuentes, sige po. Ituloy nyo po. May 2 minutes and 30 seconds pa kayo. Sige po. Maraming salamat, Mr. Moderator. So, ngayon po ay nakita po natin, no? The question is, ano lang, tatapusin na lang natin ito. Kasi, ano na, ang question po dito, bakit walang unclean foods, no? Ipakita niyo po sa akin ngayon, mga kaibigang SD at Brother Jumel, ipakita mo sa akin isang talata lang na nagsasabi ang mga apostol, huwag kumain ng unclean foods, panalo ka po. Pero kung wala po kayong mapakita, mga kapatid, hindi po yan turo ng mga apostol. Turo po yan ng tao. Turo po yan ng mga Hudyo, ng mga Judaism. Ipakita niyo po sa akin ngayon. Kung wala, ano pa bang pagdidipartihan natin ngayon? Sabi-sabi na ninyo, tota scriptura. No, hindi kayo tota scriptura. Ang tota scriptura, tinatanggap ang Old Testament, tinatanggap ang New Testament. Pero bakit New Testament, Old Testament lang tinatanggap? Hindi yan tota. Pinipili lang, part of the scriptures. Pero kami tinatanggap namin ang Old Testament ng mga Hudyo, sa mga New Testament naman ang mga Kristiyano. So give me one verse na magpapatunay sa tayo po ninyo. Maraming salamat po. Okay, so ngayon mga kababayan, mga taga-subaybay, ay natin pong napakinggan ang first stand ng affirmative. At katulad po ng napagkasunduan ayon sa rules, ay bibigyan ng pagkakataon ng 10 minutes. Running time po ito ha. Unless na merong objection at lilinawin, nadadaan po sa inyong moderator. So running time, 10 minutes. At alam nyo na, hindi na natin ulitin ang rules kung ano ang mga dapat gawin sa inyong cross-examination. Pag may nakita akong palya, sisingit ang gatawa. Ikakat ko po kayo. Okay, Brother Jumel, ready ka na? Yes po. Timer. Okay, sabagay may ano rin ako rito. Pero ano yun rin dyan? May stopwatch ako dito. Timer, start the time please. Pastor Rian, una kong tanong sa iyong presentation. Sabi mo ay walang pinagbawal sa kanila. Ayon sa paksa, ipinakakain ng Diyos lahat ng karumaldumal sa lumang tipan sa hintil na Kristiyano. Tanong, kailan sinabi ng Diyos na lahat ng karumaldumal ipinakakain niya sa hintil na Kristiyano? Kailan? Sida, maraming talata ng mga binabasa ko. Di, kailan niya sinabi? Ko, kailan niya sinabi yung paksa? Madali lang. Opo. Madali lang. Patapusin muna yung sagot ha, bago yung follow-up. Okay po ba? O, sige. Maraming talata ang sinasabi ko. Walang kailan po dyan. Ang sabi po doon kay Pablo, marami pong talata na merong mga kumakain. Ang sabi ni Pablo, kainin ninyo. O, 1 Corinthians chapter 10, yung binasa ko. Kainin ninyo, sabi sa 1 Timothy chapter 4, kainin ninyo lahat. Oh, bakit anong ibig mong sabihin sa kailan? Ang ibig sabihin diyan doon po noong
nagiging form na po, na form na po yung doktrina ng mga apostol. Yun ang ibig sabihin ng kailan mo, kasi it talks about time eh. Next question. Wala pa, 24 seconds pa lang. Nagta-time ako. Sige. Ang sabi po, ang tanong sabi ko lang po naman kung kailan. Mahaba yung sagot po, kailan lang naman eh. Oh, ang kailan nga, noong natapos ang mga pagsusulat ng mga apostol, galing yan sa Diyos, kaya doon yun sa panahon ng mga apostol, first century. Okay, next question. Sinong hintil na Kristiyano ang kumain ng baboy ayon sa Biblia? Sino? Hindi po 'yan mababasa natin so word wala. For word. So wala. Yes. Oh, teka muna. Wala. Dali lang po. Ganito ha. Stop the time. Sige po. Hindi lang tayo ganito. Okay lang ba sa inyo na lilimitahan natin bawat tanong, isang minuto lang talaga ang sagot. Sige po. Tama. Of course, isang minuto. Okay. Oh, sige ha, kasi may stopwatch din ako rito. Wait lang. Sige. Ako rin, meron din. Aha. So, ulitin ang tanong, Brother Jomel, at orasan ko yung sagot. Sige, anong tanong uli? Sinong hintil na Kristiyano na nakarecord sa Biblia na kumain ng karmaldumal o ng baboy? Okay. Wala po tayong mababasang word for word. Kumakain ng baboy, at hindi lang po baboy ang tinutukoy ni Pablo. Lahat nga. Ayong karmaldumal? Yung sinabi na sino, yung sinabi mong sino, bakit i-record pa yung pangalan na nakasulat na kumain siya? Naku po naman, no? Tanungin naman natin ang ang sabi po sa talata, all things na nga eh. For the earth is the Lord's na nga eh. Yun ang sabi sa talata. Okay. Tapos ang sabi doon na lahat po na mga ginawa ng Diyos. So lahat po yan. Hindi lang baboy yan, lahat. Okay. Okay. So natapos na yung ano doon ha. Para maliwanag, ito yung susunod. Another 1 minute ang maximum na sagot. Brother Jomel, tanong. Ito, tanong ko. Sabi mo, para lang sa mga Hudyo yung pagbabawal sa karumaldumal. Tanong ko, bago ba pinagbawal ng Diyos sa mga Hudyo, may mga karumaldumal na ba o wala pa? Meron. Meron na. Mababasa natin yan sa Genesis. Okay. Meron na. Hudyo ba si Noe? Hindi pa nga octopus. Pero tanong ko naman kung mayroon na. Oo, hindi lang yun ang sagot, Mr. Moderator. Oho. Okay. Sige. Ganito, Brother. Sige lang. Okay lang. Sandali lang. Ako yung nagano na tatakda ng rules. Ako, moderator ng igalang. Brother Jomel, magkaliwanagan ha. Pastor Fuentes, basta sa bawat tanong, bibigyan ko kayo ng leeway na sumagot maximum of 1 minute. 60 seconds or 1 minute. At pakiusap naman sa sumasagot, ay pwede nyo naman po para magkaroon ng clue, at nang hindi makasingit-singit naman yung nagtatanong, ay pakisabi na tapos na po ang sagot ko sa tanong nyo. Pwede po ba? Next para question. Hindi, parang ganun. Next para question. Para maano na yung next question o follow-up. Okay lang po? Tama. Next question. Sige. So, tanong mo ulit, Brother Jomel, kay Pastor Fuentes. Okay. Next question. Ayon sa paksa, naniwala kayo mga Baptist na yung karumaldumal, na baboy at ibang karumaldumal ipinagbawal sa Israel. Tama? Tama. At ang pinakatunay dyan ay Old Testament. Okay, at para next sa question. Mga, at sandali, Brother Jomel, patapusin mo isang minuto. Go! Para sa mga Hudyo talaga, at yan po ay napakalinaw sa mga talata. Pero kung ang tanong mo kanina kung meron na ba, meron na din, no, bago pa meron pa sa in the time of floods, on the flood. Pero sa time ng flood, pinapakain sila Noah pagkatapos doon. So, yung karumaldumal doon po sa bansang Israel talaga nagsimula. Okay. Sa tapos na po yung next question. Next question. Okay. So, kumakain kayo ng karumaldumal? Another 60 seconds ang sagot niyan, ha? Mr. Moderator, ito ay confirmation lang, Mr. Moderator. Confirmation. Confirmation opo. Lang. Confirmation. So kumakain kayo ng karumaldumal. This is a confirmation. Yes or no? Ang tema natin is lahat. So lahat ng pagkain na karumaldumal dyan o hindi, lahat po ang kakainin na makakain ko, ang gusto kong kainin. So kumakain ka ng daga na karumaldumal? Hindi ako kumakain ng daga. Bakit? Dahil po, ayon sa talata, kung ano po yung kakainin ko, kung gusto kong kumain o kainin, pero meron mga taong kumakain dyan.
Pero ako hindi. Bakit? Hindi po ito patungkol sa ano ang gusto ko o ano ang makakain ko o kainin ko lahat. Pero kung gusto ko, yung mga karumaldumal na mga sinasabi mong baboy o ano dyan, kakainin ko. Pero yung daga, meron kumakain dyan. Pero ikaw, bakit hindi ka kumakain ng daga? Ano rason? Ang rason po dyan kasi marami pang kakaining iba. Kung wala na po, yes, kakain po ako. Pero sigurado hindi, po yan. Okay, sige. So hindi ka kumakain, ano? So tinuturo ninyo sa inyong iglesia, hindi kalinisan dahil karumaldumal kinakain nyo. Up, 1 minute na sagot ha. Oh, go! Pakiulit po yun, parang merong ano eh, dalawang ano. Pakiulit po. Kung tinuturo sa inyong iglesia na kumain ng karumaldumal, so hindi kayo nagtuturo ng kalinisan? Hindi na kayo nagtuturo ng kalinisan. Okay, 1 minute na sagot. Nagtuturo po kami ng kalinisan, yun po ang categorical answer. Pero yung pagkain po, no? Yung pagkain, hindi po yan maikapag-parumi ng tao at babasahin ko po yan sa iyo mamaya na yung papasok sa bibig ay hindi makapagparumi. So nagtuturo po kami ng kalinisan, maraming kalinisan, pero yung pagkain na yan, hindi po makapagparumi ng tao yan. Okay, next question ko. Next question. Apo, si Kristo, di ba, nandito siya sa lupa, itinuro ba niya na kakain na tayo ng karumaldumal? Okay, 1 minute answer. Categorically, hindi mababasa na karumaldumal lang. Bakit? Merong prinsipyo. Ano ang turo ni Kristo? Hindi po ang papasok sa bibig ang ikapagparumi ng tao, kundi yaong lumalabas. Ayun. So yun po ang prinsipyo. Hindi po kakainin nun niya ang karumaldumal. Walang ganon. Walang mababasang ganon dahil naniniwala po tayo sa prinsipyo na ang prinsipyo ni Kristo hindi ikarurumi ng tao. Ikapagsasala ng tao yung or makasala yung tao kung kakain dyan. Okay, next question. Next question. Sabihin ni Kristo ang pumapasok ay hindi nagkaparumi, anong context noon kinain nila? Baboy o tinapay? Kahit tinapay o ano, sagot, prinsipyo po. Baboy o tinapay? Sabi ko nga, kahit ano. Hindi, yung context doon sa sagot mo na sinabi ni Kristo, hindi nagpaparumi yung pumapasok. Ang tanong objection, ko sa'yo... Objection, Mr. Yung, okay, Moderator. Okay. Yung ayon context, sa batas, 153, sandali lang. Brother Jumel, ayon sa pinagkasunduan nyo, huwag pipilitin ang sagot. Kung opo, ano diliwanag ko lang, Mr. Moderator, ayon sa context nung sinabi niya. Kasi ginamit niya yung talata. Ayon sa context na yung binanggit, ano yung kinain nila, baboy o tinapay? Brother Jumel, maliwanag na narinig ko, ang sagot niya kasi kahit ano. So, walang pilitan, yun ang sagot niya. Eh kung mabasa ko, ang kinain doon, tinapay. 1 minute. Sige, another question yan. Ang sabi sa talata, paghuhugas, yes, kumain nga, no? Ipapalagay natin kung anong ang kumakain, ipaglagay natin, tinapay. Kung patinapay ba, ano ba ang prinsipyo doon? Ang yaong pagkamarumi. Bakit ba maghuhugas ng tinapay, Brother Jumel? Bakit maghuhugas ng kamay? Para hindi marumi. Para walang germs. Ngayong mga pagkain mo, bakit ayaw mong kainin? Kasi nga marumi. So ang prinsipyo ng Biblia, ano po yung kakainin mo, pumapasok sa bibig, hindi po ikakapagparumi ng tao. Malinaw. Next question. Next question. Ilang oras pa dyan sa inyo ang natitira sa cross? 2 minutes and 30 seconds. Tap the time. 2 minutes and 10 seconds. Okay. Brother Jumel, next question po. Ang tanong ko, sinong kausap ni Kristo doon nung sinabi niyang hindi nagpaparumi yung pumapasok kundi lumalabas? Hintil na Kristiyano o mga Hudyo? Sagot, mga Hudyo, Parasiyo. Yun ang sagot doon. 1 minute na explanation. Kasi nga, yung nakinig doon, no? Ang nakinig doon, mga apostol. Ayon sa konteksto, sinabihan ni Kristo sila, no, papalayo nung sila na lang. Sinabihan ni Kristo kung ano po yung prinsipyo na sinasabi ng Panginoong Kristo, hindi po ipagpagparumi ang pagkain pumasok sa bibig. No, pagkain yan, pumasok sa bibig. Hindi lang tinapay yon. Lahat kung kakainin mo. Next question. Kailan naging akatartos? Okay. Kailan naging bruma yung akatartos? Sabi mo pagkain na yung karumaldumal. Kailan naging bruma yung akatartos? Wala pong bruma at akatartos na sinasabi doon sa talata ko na 14 ng Roma. Ha? Makinig po kayo.
Wala pong broma katartos doon. Ang sinabi doon, all things. Ang sinabi po sa 1 Timothy chapter 4, verse number 4 and 5, all every creation of God. Walang broma katartos doon. Eh kung mabasa kung may broma doon. Sa 1 Timothy chapter 4, kung may babasa kung may broma, aminin mo mali ka. Merong broma? Yes. Bakit? Meat yun. O, meat. O, ngayon, ang tanong, ano ba yung meat ng mga hintil? Akatartos lang ba? O broma lang ba? Last one minute. Lahat po, last creation. All creation, yung meats ay pagkain nila, lamang kati. Okay. Pero all creation po yun, according po sa talata. O, yung akatartos ba? Pagkain ba yun? O creation ba ng Diyos? Yes, creation yun. At yung broma mo na creation din. So, every creation of God, sabi doon. So, lahat yun. So, kumakain ka ng tao dahil creation? Again, ang sagot ko ay hindi po ako kumakain. Sabi sa talata, ang sabi sa talata, makinig po kayo. Ang sabi sa talata, huwag kakain na labag sa budhi. Oras, oras, ano na? Malinaw po, ang sabi sa talata, huwag kakainin kung labag sa inyong budhi. Ibig sabihin, kung ano pong gusto mong kainin, kainin ko. Feel ko kainin yung baboy, kakainin ko yan. Kasi nga, hindi labag sa budhi ko. Yun ang ibig sabihin ng prinsipyo ni Pablo. Next question, meron time. Pa? Wala nang time. Wala na. Tingin kanina, narinig ko 10 seconds na o 15. Tama ba? Time na po. Time na. Sige, bago natin pagbigyan si Brother Jumel, ay gusto ko lang i-address itong si Russell D. Moderator, allow the flow of the discourse. Hindi pwede nga allow ko yung flow kung may mga technicalities na napapansin ako. Ha? May batas po tayo dito. Kaya yung mga nanonood po dyan, easy lang po kayo. Alam ko po ang trabaho ko bilang moderator. Okay? Ayan. So, ihigpit ang. Katulad po ng sinabi ko kanina, wala akong kikilingan dito. Kaya nakita nyo naman po, ang kinakailangan kong suwayin si Brother Jumel ay sinusuway ko sa naisipan ko na maaring nagagawa niya yung mga bagay na hindi nila napagkasunduan. At ganun din naman, mamaya, magiging mahigpit din ako kay Pastor Ray Ann Fuentes para patas po ang laban. Ano po? So, kaya hayaan niyo ako sa trabaho ko rito, alam ko po ang ginagawa ko. Okay, Brother Jumel, ready ka na? Yes. Nakaset na yung time? Okay, so, first stand of presentation ng ano po? Ng nasa negative side. Brother Jomen. Okay. The table is yours. Alright. Isang magandang gabi po mga minamahal na mga kapatid. Ay kagalakan sa akin ang magkaroon ng pagkakataon na ipagtanggol ang doktrina ng Biblia, doktrina ng Diyos, hindi ng tao, para po maliwanagan ang lahat ng ating mga taga-subaybay o yung ating mga kaibigan. At yung paksa nga na patutunayan ni Pastor Fuentes ay ating nababasa at napapakinggan ninyo kanina na patutunayan niya na ang lahat ng karumaldumal sa lumang tipan ay ipinakakain ng Diyos sa bagong tipan sa hintil ng mga Kristiyano. Pero kung inyong titingnan, hindi nga niya, wala siyang nabasa ni isang talata na inutos ng Diyos na ipinakakain sa mga hintil na Kristiyano. At ginagamit pa niya si Pablo na isang apostol na kung saan ay ito'y apostol ng mga Kristiyano. Pero hindi yata niya naalala o nakalimutan niya na yung ginagamit ni Pablo ng mangaral ay yung lumang tipan. Okay? Lumang tipan. Yun ang kanyang ipinangangaral. Kaya nga, si Apostol Pablo, naalala ninyo na ito ay isang Hudyo. Ngayon, nung siya gumamit ng broma at akatarton, ay hindi ito, di ko alam kung naintindihan ni Pastor Fuentes, the difference ng broma at akatarton at yung ginamit niyang pamilihan mamaya. Tatanungin natin siya mamaya kung mayroon ba siyang nalalaman dyan dahil halo-halo yung kanyang pagkagamit at wala anyang bruma o akatarton sa kanyang ginagamit. Medyo confused siya pagdating sa bagay na yun dahil mayroong bruma. At hindi ang akatartos ang ipinakakain ayon sa kanyang mga prinisent na mga talata, kundi bruma. Mayroon pagkakaiba yun. Kung mayroon kang pag-aaral sa Biblia, dumaan ka ng tinatawag na contextualization, lalo na sa hermeneutics, ay dapat alam yun ng isang naglilingkod. Ngayon, bakit ako tumututol na yung mga karumaldumal ay talagang hindi pa rin ipinakakain o bakit kami naniwala na yung karumaldumal hindi pa rin ipinakakain sa bagong tipan? Unang-una, yung aral na ibinigay sa mga hintil o mga Kristiyanong hintil, galing sa Hudyo. Una, ipinagkatiwala sa mga Hudyo.
Di ko lang alam kung kaninong aral dala-dala ni Pastor Fuentes. Ang sabi sa Roma 3, si Apostol Pablo ang nagsabi nito. 3:1 at 2, ano nga ang kahigitan ng Hudyo o ano ang mapapakinabang sa pagtutuli? Tatanong ko sana sa kanya kanina eh. Kasi ginamit niya yung pagtutuli doon sa talatang dito sa Galacia na si Pedro ay sa pagtutuli, si Pablo ay sa di pagtutuli. Eh, tatanungin ko sana siya kung tuli siya. Kasi yung pagtutuli, utos ng Hudyo yun eh. Okay? Mamaya, baka sagutin niya mamaya. Ngayon, tuloy natin ang basa. Marami sa anumang paraan, sa verse 2, ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila, doon sa mga Hudyo, ang mga aral ng Diyos. Okay? Kailan o kanino ipinagkatiwala yung aral ng Diyos sa mga Hudyo? At yung mga aral na yun, yun ang ipinangaral ng mga apostol. Kaya nga, yung mga apostol, mga Hudyo, si Apostol Pablo, Hudyo. At wala silang ipinangaral na dala o utos ng Panginoon na ipapakain na ang karumaldumal. Okay? At yung nagbabawal nung pagbabawal nung kinakain ng mga taong karumaldumal, utos ng Diyos yun, hindi yun utos ng tao. Dapat basahin niya na utos ng tao, utos ng Diyos yun eh. Okay? Utos ng Diyos yun. Kaya nga, yung aral na ipinagkatiwala sa mga Hudyo, ibinigay yun sa atin, aral na buhay. Okay? Ibinigay sa atin, Gawa 7:38, ito yaong naroon sa iglesia sa ilang nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral ng buhay upang ibigay sa atin. Hindi ko alam kung nakatanggap si Pastor Puentes ito o hindi. Malamang hindi, kasi iba yung kanyang ipinangaral. Eh, ang nagsalita nito ay nasa gawa ito. Panahon na ito ng mga Kristiyano. Okay? At ang ito, hindi lang basta aral. Ang sabi ng Biblia, aral na buhay upang ibinigay sa atin. Ngayon, yung aral na buhay na yun ibinigay sa atin, sabi ng ating Panginoong Hesukristo nung nandito pa siya sa lupa, sa Juan, ikalawang Juan 2:1-4, ako'y lubhang nagagalak na aking nasumpungan ang ilan sa inyo mga anak na nagsisilakad sa katotohanan ayon sa ating tinanggap na utos sa Ama. Yung ipinangaral ni Apostol Juan, o nasa ano na yun, ikalawang Juan 1:4, yung ipinangaral na utos ng Ama eh. Okay? At yung ating Panginoong Hesukristo, ang sabi niya, sinasalita ko hindi sa aking sarili, kundi ito'y galing sa nagsugo sa akin. At walang iba kundi ang Ama. Ngayon, dahil ang mga Hudyo o yung mga apostol ay mga Hudyo, pati ang Apostol Pablo, eh sasabihin niya itinuturo na ipapakain ang karumaldumal ni isang talata hindi niya mabasa. Ngayon kung titingnan natin, ang tunay na bayan ng Diyos, mayroong itinuturo eh, ng pagkakaiba ng malinis at marumi. Sa kanila, sa mga Baptist, lahat ay malinis, kahit marumi. Kaya nagkakaroon tuloy ng, pansinin niyo, lahat ng karumaldumal pinanggagalingan ng sakit, yung African swine fever. Diba? Babo yun. Ewan ko lang kung kumakain si Pastor Puentes ng African swine fever. At yung binabanggit pa nila, yung mga tinatawag nating paniki. Ang sabi ng Biblia, Ezekiel 44:23, at kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan. Lahat sa kanila karaniwan. Okay? At ipakikilala nila sa kanila ang marumi at malinis. Oh, napansinin nyo? Yung tunay na bayan ng Diyos, merong ipakikilalang marumi at malinis sa kanila. Eh, lahat eh, malinis. Oh. Sino ngayon tinututulan nila? Mga Seventh-day Adventist ba? Hindi. Ang Diyos. Hindi naman ang tao ang nagbabawal eh. Gaya ng sinabi niya kanina, meron na daw marumi sa panahon ni Noah. Sino bang nag-identify na marumi ito? Si Noah ba? O ang Diyos? Mas marunong pa ba tayo sa Diyos na nakakaalam ng higit na mas mabuti sa ating katawan? Okay? Yun ang ating pag-isip-isipan at pag-isip-isipan mo ito, Pastor Fuentes. At binanggit doon na yung marumi at malinis ipakikilala sa tunay na bayan ng Diyos. Ngayon, saan ba natin malaman yung marumi at malinis? Eh doon sa lumang tipan, eh sabi niya kanina, sila daw tutay skriptura, pero hindi naman na tinatanggap yung nasa lumang tipan. Lalo na yung paksa namin about sa dietary law o yung batas pang kalusugan. Okay? Batas pang kalusugan. At kung ating titingnan, mga minamahal na mga kapatid, meron din turo si Apostol Pedro sa unang Pedro 1:15-16, ganito ang ating mababasa. Ngunit yabang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay.
sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Alam niyo ba kung saan ikinote ito ni Apostol Pedro? Hindi ko alam kung alam ni Pastor Puentes ito. Sa Lumang Tipan. At doon din sa Levitico 11, ang sabi dito, 44, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos, magpakabanal nga kayo at kayo maging mga banal. Sapagkat ako'y banal, ni huwag kayong magpapakahawa sa anumang umuusad na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Yung titingnan natin mga minamahal na mga kapatid, si Apostol Pedro, ang sabi niya, yamang banal ang sa inyo tumawag, upo naman, banal ang Diyos na tumawag sa atin. Yung sabi niya, magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Eh siguro sila, Pastor Puentes, hindi lahat ng paraan ng pamumuhay yung pagpapakabanal. Bakit? Eh kumakain sila ng karmaldumal eh. At ang sabi pa nga niya, yung wika niya kanina kung inyo narinig, kakain siya ng taga, pero hindi pa siya nakakain. Okay? Ang rason niya, eh meron pa namang ibang makakain. Eh kung totoong talagang yan ay pagkain ng mga Kristiyanong hintil, ba't di ka kumain? Para makitang example na mayroon ngang itinuturo sa Biblia, wala kang mabasa na lahat ng karumaldumal. Eh, yung ang mga talatang ginagamit mo, hindi kampi sa'yo eh. Bakit? Kasi walang akatartos doon na pinakakain. Bruma, mga brosis ang nakalagay doon. Oh, hindi ko lang alam kung confused siya doon sa mga ginagamit niya. Ngayon, sasabi, yung kanyang ginagamit sa pagputol-putol ng talata, yung mga all things. Ay nako, pati yata pa ako kakainin ito. O di ba? Sasabihin niya, philosopher. Eh bakit mo sasabihin all things? O di ba? You should consider the context first before you conclude. Para maunawaan natin yung mga talata. Ngayon, dahil doon ang aral ay binigay sa atin, eh siguraduhin mo yung aral ay galing sa, dahil galing sa Diyos, binigay sa atin, at mayroong mga pagtuturo na ganito, eh dapat tanggapin natin. Kung tuta eskriptura na. Eto pa, tayo ay mga hintil. Di ko lang alam kung alam ni Pastor Puentes na tayo ulibong ligaw na isinanib sa Israel. Okay? Ngayon, nung isinanib ka ngayon, magkaiba ba nung idinugtong ka na, yung flow ba na aral pagdating sa iyo? So, doon sa isinanib ka, bago ka isanib, yung flow ng aral na yon, eh merong pagbabawal ng marumi. Pagdating doon na pagsanib ka, ay, malinis na. Ano nangyari? Oh, paano mo nasabi? Okay? Ito ang sabi ng Biblia. Roma 11:17-19. Datapot kung ang ilang mga sangay na ngabali at ikaw na isang ulibong ligaw ay isinanib sa kanila, yung sa Israel, at ikaw ay naging bahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong ulibo. Huwag kang magpalalo sa mga sanga. Last 10 minutes. Thank you. Datapot kung magpalalo ka ay hindi ikaw ang nakakandili sa ugat, kundi ang ugat ang nakakandili sa iyo. Ay, napakaliwanag eh. Okay, dapat nakabase ka sa ugat, hindi gagawa ka ng sarili mong aral. Sasabihin nga, ang mga sanga ay nangabali upang ako ay masanib. Eh, hindi ko alam kung masabi ito ni Pastor Puente. Sabi ni Apostol Pablo, sasabihin mo nga, ang mga sanga ay nangabali upang ako ay makasanib. Hindi siguro ito nakasanib, kaya iba yung aral. Okay? Walang ganun sa Biblia na yung karumaldumal ay pagkain na. Kaya nga, tanong ko sa kanya, sinong hintil na Kristiyano ang kumain? Sagot niya, walang nakasulat sa Biblia. Oh, wala pala nakasulat. Ibig sabihin, walang kumain. Kasi kung mayroon, kung ipinakakain na, dapat mayroong kumain. Halimbawa, ang ating Panginoong Hesukristo na lamang, nung nandito siya sa lupa, 1 Pedro 2:21, ang sabi niya, sapagkat siya'y naparito upang magbigay siya ng halimbawa sa atin, upang sumunod sa kanyang yapak. Bigyan mo ako ng talata, Pastor Puentes, na ang Panginoong Hesukristo kumain ng karumalduman. Unang mga apostol, halimbawa si Apostol Pedro, kumain ba siya ng karumaldumal? Okay? Eh, nagturo din eh. At mayroon din siyang hintil na inaralan. Baka hindi mo alam yun. Eh, si Apostol Pablo, kumain ba siya ng karumaldumal? Mayroon bang akathartos na binabanggit? Eh, sabi nga ni Apostol Pablo, matuto kayo sa amin na hindi hihigit sa bagay na nakasulat. Eh, sa Pastor Pintis, sobra-sobra eh. Wala na sa Biblia, eh, tinuturo eh. Ngayon, hanapin niya sa amin, saan ipinagbabawal ang marumi sa bagong tipan? Hindi pinagbabawal yun sa lumang tipan na isusulat kasi ginagawa nila. Kaya nga, sabi ni Apostol Pedro, magkaroon kayo ng pamumuhay na banal. O doon palang mayroon na. At ikinuha niya doon sa Levitico, ikinote niya, kadugtong yun ng distinguish ng marumi at malinis dahil ang theme ng Leviticus ay holiness. Okay, mga kapatid, ngayon ituloy natin ang basa. Roma 11:25, sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman ang hiwagang ito, baka kayo'y mga marunong sa inyong sarili, mga haka,
na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hintil. E kung hintil na Kristiyano si Pastor Fuentes, dapat aaminin niya, isa siyang ulibong ligaw na naidugtong. E nung naidugtong na, e ang problema, iba ang aral sa pagkadugtong. Ay, hindi na dugtong. Gumawa ng sariling aral. Halimbawa, sa verse 11, sa Efeso 2:11, kaya nga alalahanin ninyo na kayo'y noong una mga hintil sa laman, tinatawag na dipagtutuli niya ang tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Yan problema, itong pagtutuli, ginamit niya kanina yung Galacia na pagtutuli. Utos ng Hudyo yan eh. Di ko lang alam kung may pagtutuli sa mga Baptist. E kung wala, eh maniniwala tayo. Okay? Dito sa verse 12, na kayo ng panahon yaon ay mga hiwalay kay Kristo. O pansin nyo, hiwalay kay Kristo. Ngayon, nung hiwalay ka kay Kristo, ang sabi, di kabilang sa bayan ng Israel. O tama, noon yun. Pero ang sabi dito, at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Verse 13, datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. E anong saisay ng dugo ni Kristo? Nasa kadiliman kayo noong araw? Kumakain kayo ng karumaldumal? Noong na kay Kristo na kayo? Kumakain pa rin kayo ng karumaldumal? Anong pinagbago? Anong pinagkaiba? Nothing gonna change. Oh, parang kanta, no? No? Parang walang pinagbago, mga minamahal na mga kapatid. Inilapit ka na ng dugo ni Kristo, eh dinugtong ka na dahil hiwalay ka. Tapos yung aral mo, iba doon sa aral na unang pinagkatiwalaan ng ating Panginoong Diyos. Okay? Kaya nga ang sabi sa verse 14, eh, sapagkat siya ang ating kapayapaan, ang ating Panginoong Kristo, na kanyang pinag-isa ang dalawa. At giniba ang pader na nasa gitna ng nagpapahiwalay. O ito, ito yung panahon na kung saan unang binuksan ang Ebanghelyo sa panahon ni Apostol Pedro doon kay Cornelio. Giniba ang pader dahil hindi pwede kasi unclean eh. Koinon. Okay? O akatarton, ang tawag doon sa marumi ng mga tao. Ayon sa Biblia. Ngayon, giniba yon para tayo maidugtong. Ay, ang problema, gusto pa rin na mahiwalay. Eh, babalik ka sa kadiliman. Sabi nga ng unang Pedro 2:10, kayo dating nasa kadiliman, ngunit kayo nasa liwanag. Eh, dapat maging liwanag ka. Hindi yung, o halimbawa, dati kang walang relihiyon, ngayon naging baptist ka. Yung dating walang relihiyon, di ka kumakain ka ng karumaldumal at lahat. Pagdating mo sa baptist, kumakain ka pa rin. Mayroon ba pinagbago? Okay? Mayroon ba pinagbago? Walang pinagbago. Eh, sa verse 16, at upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos. Last 5 minutes. Salamat sa pamamagitan ng cross na sa kanya'y pinatay ang pagkaalit. O tinanggal yun at pinag-isa, nung pinag-isa na, o yung kalahating katawan ay marumi. Yung sa kalahati, malinis. Ano nangyari? Okay? Ano nangyari, mga minamahal na mga kapatid? Ngayon, sa verse 19, maganda yung pagkasabi. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo mga kababayan na kasama ng mga banal at ng sambahayan ng Diyos. Eh kung kasama ka, uy, bakit iba aral mo? Bakit aral mo hindi aral ng Diyos? Eh yung sinalita ni Kristo galing sa Diyos yun eh. Yung sinalita ng mga ng apostol, sabi ni Apostol Pablo, galing sa Panginoon. Eh napakaliwanag mga minamahal na mga kapatid. Tsaka walang ipinangangaral ang Apostol Pablo na kumain ka na ng karumaldumal. Yun ang paksa natin eh. Wala. Si Apostol Pablo nga, di kumain. Si Apostol Pedro, di kumain. Yun ang challenge ko sa'yo, Pastor Fuentes. Pati yung inihandog ng mga hintil, basahan mo ako, baboy inihandog. Okay? Basahan mo ako. Okay? Sa amin din na kailangan patunayan eh, kasi walang kumakain talaga. At hanapan mo ako ngayon ng saan ipinagbabawal sa bagong tipan. Oh, one word is enough for a wise man. Ipinagbawal na, ipagbawal pa ba ulit? Oh, come on. Okay? Yun ang mangyayari doon, mga kapatid. Ngayon, dahil ikaw ay kasama na sa sambayan ng Diyos, kasama na tayo sa bayang pag-aari ng Diyos. Kaya nga, ang sabi sa Deuteronomio, Kapitulo 14, 2 at 3, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa, huwag kang kakain ng anumang karumaldumal na bagay. Oh, if you are belong, no, to the people of God, ay hindi pinakakain at ang Diyos ang nagsabi niya ni na
Huwag ka kayo ng anumang karumal-dumal na bagay. Eh, ano bang ikinote ito ni Apostol Pedro? Ah, ito, datapot kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Verse 10, na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, datapot ngayon bayan ng Diyos, na hindi nagsipagkamit ng awa, datapot ngayon nagsipagkamit ng awa. Eh, nagkamit ka na ng awa, nagdoon ka pa rin sa karumihan. Ang bayan ng Diyos, merong marumi at malinis na pag-distinguish ayon sa utos ng Diyos. Eh, bakit mo gawing lahat malinis? Ginamit niya yung unang Timoteo kanina. Sabihin niya, eh, lahat ng creation, oh, tama, mabuti. Pero hindi sinabi ng Biblia, lahat pagkain. Eh, kung lahat pagkain, ba't di ka kumain ng tao? Para patunayan mo yung paniniwala mong maling-mali. Okay? Maling-mali. Ito pa. Ikalawang Korintos 6:17-18. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila. Ito, hindi sila nakaalis. At magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi. At kayo tatanggapin, at ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Eh, napansin nyo, napakaliwanag, mga minamahal na mga kapatid. Bakit? Kasi pagka tinanggap ka ng Panginoon at aangkinin ka niyang kanyang anak na lalaki at mga babae, uy, meron ka, tagapagmana ka. Eh ngayon, kung patuloy ka ngayon sa karumihan, ang sabi ng Apokalipsis 21:27, at hindi papasok doon sa bagong langit, sa bagong Jerusalem ito eh. At last hindi papasok, one minute. Ilang minuto? One minute. At hindi papasok doon sa anumang paraan, ang anumang bagay na karumal-dumal, o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang mga nakasulat sa aklat ng buhay. E dito ho, maliwanag mga minamahal na mga kapatid, talagang yung mga kumakain noong karumal-dumal, hindi makakapasok roon. Bakit? Ipapatayin ng Panginoon eh. Oo, paano nga makapasok kung patay na? O, di ba? Kaya magsisi na po kayo yung mga patuloy na kumakain ng karumal-dumal. Ay, magbigyan naman tayo ng respeto sa Diyos bilang may-ari ng buhay natin. 20 seconds. Sumunod nga tayo sa tao, sa Diyos pa na nag-utos nito. Okay? Diyos ang masunod. Sabi ni Apostol Pedro, 5:29 ng gawa, mas magsitalima muna kami sa Diyos bago sa tao. At yung mga aral ng mga apostol, sunod nila yung aral ng Diyos. At walang pinagbago yon dahil gusto ng Diyos maging malusog time. Ka ako. Salamat po. Okay. Tama na. Tama na. Time na. Okay. So, tap-nak-nak muna. At paki-reset ng time. Naka-reset na ba? Yes po. Okay. So, pwede na mag-simula, Pastor Rayan, ha, para maging fair sa lahat. Pastor Rayan, ready ka na? Opo. Okay. Brother Jumel, ready? Correct. Gipo. Okay, start the time. Again, sandali lang. Bawat tanong, ha, 60 seconds lang ang maximum. Sige po. Okay? Bawat tanong, 60 seconds lang ang maximum na sagot. Okay, start the time. I-start na rin ang tanong at sagot. Okay, unang tanong ko po, Bro Jumel, yun bang pagka ba sinabing all things, ano sa ibig sabihin mo para sa yan? Ang context noon, yung pagkain ay tinuhintulot yun kasi walang ibinigay doon na akatartos na pwedeng kainin. Next, okay, question. Next question. Okay na ba? Opo. Okay, next. Again, sandali lang ha. At the time, sige, pakisabi nyo para aware din ako. Ha? Okay. Pakisabi nyo kung tapos na ang... Sige, Mr. Mojo. Next question. Parang ganun, next question. I-follow up ng next question. Opo. Okay. Next question. Pastor Fentes, go. Okay. Yun bang akatartos o yung unclean foods, gawa ba yun ng Diyos? Hindi. Ang Diyos ang nagbawal. Oh. Gawa ba yun ng Diyos? Hindi. Ay, sa kanya, siya may naglikha eh. Siya may gumawa. Thank you. Di naman pwede gawa ng tao yun. Walang tao makapaggawa, naging karumal-dumal sa hayop. Diyos ang may gawa nun. Okay. So, sandali lang ha. Katuloy ang time. Sandali lang. Kahit na appreciative yung comment, wala akong papayagan. Pastor Fentes, ha, abang sumasagot pa kahit na
affirmative naman at appreciation yung kagaya ng thank you. Wala munang sisingit sa inyo hanggat may usapan nyo yan, ha? O, sinusunod ko lang. Guminto kasi. Sige. Pero hanggat patuloy lang. Sumasagot pa, wala munang side comments kahit pa yan ay complimentary. Tama. At lalong-lalo na kung kabasusan, di ko talaga, no? So, complimentary o kabasusan, ikatat ko yan, ha? Ay, ano natin. So, iwasan ko. Patapusin muna ang maximum. At again, yung sasagot, para maging maayos, yung sumasagot, pakisabi kong tapos na para po alam ko kung saan tayo susunod na papasok. Okay, Mr. Moderator. Next question. You. Salamat, Mr. Moderator. Okay, next question. Ito bang papatungkol po sa pagkain ng mga itong food law, no? Ito ba ay bahagi sa kautusan ni Moises o hindi? Kung ang general speaking, kasama siya sa 10 books, 5 books of Moses, pero ang utos na yon utos ng Diyos para sa kalusugan ng tao. Okay, tapos na ang sagot? Tapos na po. Yes, okay, next question. Pagkisabi bro, question. Sige. Sige. Para hindi maano ang moderator. Sige, next question, brother. Yung bang kautusan ni Moises, kautusan din ba yun ng Diyos? Yes or no? Ang Diyos ang nagbigay ng utos. Halimbawa, pinasasabi, no? Basahin natin. Pinasasabi, ito'y galing sa Diyos. Basa tayo, example, ha? Dito ho sa Exodo, chapter, halimbawa, yung utos dito sa 32, verse 31 verse 18, pagkatapos na makapagsalita ang Diyos sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai, kanyang ibinigay kay Moises ang dalawang tapyas ng tipan, ang mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. So ito yung example na tinawag na kautusan ni Moises, pero ang Diyos ang magbigay, ang nagbigay. Okay, so paglilinaw po, opo, na itong pag-utos sa pagbabawal ng pagkain ng mga karumaldumal ay pasok po ito sa kautusan ni Moises, yes or no? Pasok siya sa 5 books, pero ito'y aplikante sa lahat ng tao kasi pinagbawal ito dahil bayan ng Diyos yon. Pero bago pa ang bayan ng Diyos, may marumi na, may malinis na panahon pa ni Noe, meron na. Kaya hindi po pwedeng sa mga Israelita lang. Next question. Okay, very good. Yung ginamit mo na Acts chapter 7, sabi mo konteksto, hermeneutics. Acts chapter 7 po. Ang tanong ko, sinabi yun ay kinukot lang kita. Ang tanong ko ganito. Sa ayon sa konteksto ng Acts chapter 7 verse 38 yung mga ano mo doon o Acts 7. Sino po ang mga taong kausap ni Esteban doon? Sino po? Hintil na Kristiyano o mga Hudyo? Pareho. Pareho. May mga nakikinig din doon at may mga Hudyo. Pero ang sabi ng Biblia o ang yung mga apostol, halimbawa si Apostol Pablo, nangaral sila gamit din ay lumang tipan. Gusto mo basahin ko? Okay, tapos na yung sagot? Tapos na po. Ito yung challenge ko. Gusto niyo, basahin ko. Okay. Kung, for example, Brojo Dumel, kung kakain po ang tao ng karumaldumal o kaya yung Kristiyano, yan ba yung pagkakasala? Yes. Yes or no? Yes. Paglabag sa utos yun eh. Unang Juan 3:4, ang paglabag sa kautusan ay kasalanan, sapagkat kasalanan ang paglabag sa kautusan. So kung mag-violate ka, masisira ang katawan mo. Okay? Magkakasakit ka eh, kasi karumaldumal yan. Ngayon, ang sabi ng Biblia, hindi lamang basta magkakasala ka, paparusahan ka ng Diyos, Pastor Ian. Okay. Next question. Ibig mong sabihin, dahil pagkakasala yon, apektado ang kaligtasan, hindi ka na maliligtas, tama ba? Wala sa paksa ang kaligtasan. Ang paksa natin about sa karumaldumal. Paglabag ba o hindi? Oh, nandun yung paglabag, pero hindi paksa natin kaligtasan. Ay, yung bang kasalanan hindi konektado sa kaligtasan? Ay, hindi, kaligtasan iba yon. Kasi kung kasalanan ang titingnan mo, you are not worthy to be saved. Next question. Okay, next question. Okay. So, itong sinabi mo kanina, one word is enough for a wise man. Oh. Sabi mo yan. Correct. So, kaya hindi na ibabalik ng Diyos sa bagong tipan. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, pagka ibalik ba ng Diyos ang utos sa bagong tipan galing sa luma, hindi na sila mga wise man doon? Hindi. Pag ang Diyos ang nagbalik, walang problema. Pero kung ipapabalik mo, problema mo. Next question.
Okay. So masama katwid, nagbabalik din ang Diyos ng otos galing sa lumang tipan. Hindi, one word is enough for a wise man. Tama? So wise man, I am referring to you, not to God. Ha? At hindi ko sinabi. Dali lang. Excuse me. Sige po. Kinig. Mga kapatid, di ba, napagkasunduan nyo, kayo nagkasundo nito. Opo. Pwede po bang walang, ano, wala po bang, kasi walang ad hominem. Ha? Walang ad hominem. Wala muna tayong walang anuhan. Let's give the benefits of the doubt sa ating mga reasoning. Mr. Federator, okay? Can I speak? Ang sagot ko doon, hindi po yung ad hominem kasi ang sagot ko, tumutukoy sa kanya, nakausap ko, at hindi sa Diyos. Kaya walang ad hominem po doon. Thank you po. Okay. Ang ano ko kasi, tao eh. Di ba? Correct. Walang personal na ano. I'm referring to him, Mr. Moderator, dahil siya po ang kausap ko. Iniwasan natin dito Opo. Yung magkakabatuhan kayo. Kasi, for me ha, yes, yung inyong moderator, masabi nyo, igagalang nyo. Opo. Para sa akin, pag kayo ay nagpa-tutsyandaan sa bawat isa, ad hominem yan. Ad hominem yan. Okay? So, ginagalang ko yung sagot, pero next time, iwasan na yung mga ganong ano ha, magkabilang panig. Okay? Pwede po ba? Opo, pwede po. Wala namang ako. Sige, wala nang anuhan. Okay, okay. Wala ako doon. Okay, so, oo. Hindi ako nagagalit sa inyong dalawa. Ano lang ito? Technicalities lang. Pagsasayos. Tama. Sige po. Pagsasayos lang. Okay lang po yun. Okay, go. Next question. Next question, Pastor Rayan. Okay, sabi mo kanina na yung... ano yung aral sa mga Hudyo noon dahil tayo ay mga olibo din na ligaw ay susundin natin ang aral ng mga Hudyo din nung unang panahon o lumang tipan. Tama po ba yun? Tama. Sinabi pero may mo. Specific ayong ginamit ko 44:23 ng Ezekiel. So may specific siyang binanggit na kasama kasi ng paksa natin eh. Hindi ko siya ginamit generally dahil ma-out of topic ako, Pastor Rian. So ang ginamit ko, sabi ko nung tinanggap yung aral, ang isa doon na tinanggap na ayon sa paksa natin, yung pagkilala ng marumi at malinis na ibinagay dyan sa Ezekiel 44:23. Bakit? Kasi doon, kapag itinuturo mo, ay itinuro din ni Apostol Pedro, magkaroon ka ng pamumuhay na banal. At doon, meron nga kabanalan na ibinanggit eh. Basahin ko ha. At kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan. At sinabi ni Apostol Pedro dito, magpakabanal naman kayo sa lahat ng uri ng pamumuhay sapagkat ang tumawag sa inyo'y banal at nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. At isa yon sa aming tinitindigan ng mga Seventh-day Adventist na magkaroon ka ng maayos na pamumuhay lalo na sa iyong katawan at yun ang panalangin ni Apostol Juan sa 3 John 2 na maging healthy ka at hindi sakitin. Kapatid na Pastor Puentes. Next question. Okay, yun bang sinabi mo kanina, yung bang bayan ng Diyos na binigyan ng kautosan, no? Sa Roma 3, yung bayan ng Diyos binigyan ng kautosan, yung bang pagka-Israelita sila, yun ba ibig mong sabihin ba? Mga banal na sila agad? Hindi. Sabi ni Apostol Pedro, last 3 minutes. Magpakabanal kayo sa maori pamamuhay. Meron nga siya, kasi pag sinusunod mo yung pagkain ng malinis at hindi ka kumakain ng karumaldumal, mapapabanal ka kasi ang theme ng holiness o ng Levitico, holiness. At ginamit ko yung Leviticus 11:44 na huwag kayong makahawa sapagkat ako'y Diyos na banal. Magpakabanal naman kayo, huwag kayong magpakahawa o magpakarumi sa anumang umuusan ng gumagalaw sa lupa. So itinuro dito, ang Diyos din mismo ang nagsabi, kayo'y magpakabanal dahil ako'y banal. At dito, ang kadugtong nito at mga naunang previous text ay about sa mga marumi at mga malilinis. Itinuturo ito para maging malusog ka. Hindi ka naman makapagpuri sa Diyos ng maayos kung ikay sakitin. Ang katotohanan na galit ang Diyos kapag ikaw ay sakitin. At lalo pag lumalabag ka. Kaya ang sabi ng Biblia ay, kapag gigibain mo ang templo ng Diyos, igigiba ka ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Kaya dyan po, maliwanag. Pastor Rian, next question. Okay, yun next question. Yun bang pagkain ng karumaldumal? Yun bang pagkain na yun? Papasok ba yun sa bibig? Yes or no? Papasok kung ipapasok mo at lalabag ka sa utos ng Diyos, papasok yun. Lahat naman pwedeng pumasok pero hindi lahat karapat-dapat. Next question. Okay. Next question po. Ano po ang konteksto ng 1 Corinthians chapter 3? Pagkain o fornication? Fornication. Kaya lang, pagka kumain ka ng karumaldumal, application yon. Pag kumain ka ng karumaldumal, magkakasakit ka. Igigibain ka ng Diyos. Gusto mo, basahin ko, susunugin kumakain ng karumaldumal. Next question. Okay.
Next question. Saan po sa talata sa Biblia, sa New Testament, saan po doon mababasa na pinagbawalan po ang mga hintil na huwag kainin yung mga karumaldumal? Saan po? Meron o wala? Hindi na nga pinagbabawalan ng sinulat dahil ang mga apostol na nangangaral, lumang tipan ginagamit. Basahin ko ha. Unang Timoteo 3. Ay, ikalawang Timoteo 3:16. O, pakinggan mo. Sabi dito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. At yung kasulatan na ito'y lumang tipan ayon sa lahat ng mga scholars. Sapagkat hindi pa naman na sa panahong itong ginagamit ni Apostol Pablo, ito'y ginagamit niya, lumang tipan. Ay mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran. 17. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So anong function o anong benefits makukuha natin nitong lumang tipan? Ay dito binabanggit sa pagtuturo. Ay anong ginagamit nila Apostol Pablo? Ay lumang tipan. Ano pa? Ginagamit nila sa pagsaway, sa pagtutuwid, pagsasanay, upang maging kasangkapan ka sa lahat ng magawang mabuti. Time. So, andun sa pagtuturo. Time, cut the time. Okay na, Brother Jomel. Pasensya na ha. Nag-insecto tayo. Nabutan na ng time. Kaya, mamaya, may pangalawang ano ka pa. Thank you so much, ha, Brother Jomel. Sige po. Sa pag-present at pagsagot sa mga katanungan. Okay, this time around, mga kababayan, saan man dako kayo ng mundo, ay atin pong ipagkakaloob. Naka-set na ba? Naka-reset na uli yung time? Paki-set nyo, 15 minutes, ha? Tama, ano? Brother Jumel at Pastor Rafentes, tama? Yes po, 15 minutes. 15 minutes, ayon sa inyong pinagkasunduan. 15 minutes. Eto, ribat na ngayon, 15 minutes. Sa side naman, sa part naman ng affirmative. So, kung ready na, Pastor Rafentes, ready na? Timer share. Share ko lang po. Wait lang. Ipa-share niyo muna. Huwag niyo munang patakboy ng ano. Okay, ayan. Huwag niyo munang patakboy ng oras. Okay ayan, na? Ayan, share na. Mm-mm. Shared na? Okay na. So ready? Ayan na, ready? Okay. Start the time. Start na rin po kayo, Pastor Fentes. Go! Okay, magandang gabi sa, ulit sa lahat, no? Malinaw po sa mga matuto sa mga logical fallacies, yung mga ginagamit na strawman fallacies na ginagamit sa atin. Unang-una, i-rebut natin bawat isa yon. Yung sinasabing, dahil kumakain ng karumaldumal, hindi pala kayo nagtuturo na malinis o yung mga ganun o kalinisan. Hindi po, wala pong sinabi na hindi tayo nagtuturo ng kalinisan o paglilinis. Wala pong ganun. Yung pagkakain po, again, ng karumaldumal na pagkain, hindi po yan ikarurumi ng tao. Malinaw po sa sinabi ni Kristo, salamat, at sabi niya kanina, na yaon pa lang, pagka, yung pagkain ng karumaldumal ay doon po ipapasok sa bibig. Ayun. So sabi ng Panginoong Hesukristo doon, no? Are ye not without understanding? Sa 18, no? Sabi sa 18, anong sabi? At sinabi sa kanya, kayo baga naman na wala ring pag-iisip? Hindi ba baga ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya? Eh bakit tayo bibigyan tayo? Ang sabi kanina, nagkakasala daw. Wala pong pagkakasalang ganon. Pero yung mga argumento, isa-isahin natin mamaya. Pero buuin natin, nakuha natin yung argumento niya. Ang pinaka-argumento po niya kanina na nakuha ko, mga kapatid, ay yaong utos daw ng Old Testament na bayan ng Diyos, yun din daw ang utos na susundin ng mga Kristiyanong hintil. Nako po, no, tingnan natin. At sabi niya kanina, law of Moses rin napaloob doon ang law of Moses. Ayun. Tingnan natin mga kapatid, kung talagang ang pinaglalaban ng ating mga kaibigang SDA po ay talagang aral ng mga apostol. Kasi binibigyan tayo ng mga talata eh. Yung mga isa-isahin natin yan kung makuha natin. Ang sabi po dito, wala pong mayroong pagkakaiba ang mga Hudyo na Kristiyano sa mga hintil na Kristiyano. Malinaw po yan sa Biblia. Ha? Yung mga ginagamit niya kanina, Roma 11, naku, wala po doon ang sinasabi. Kung ano po ang aral ng Hudyo, aral ninyo, walang ganon.
ang sinasabi sa Roma 11 po, mga kapatid, basahin po ninyo lahat, yung pagdudugtong ng mga hintil na instead na hindi sila maliligtas, ngayon may karapatan silang maligtas. Walang sinasabi doon na huwag kayong kakain din, katulad ng mga Hudyo, walang ganon. Oh? Tingnan yung mga binabasa niyang mga talata, isulat po ninyo at basahin nyo sa inyong bahay. Dahil malino po ang mga pinagsasabi niyan doon, wala pong ganon. Oh, ang sabi mo kanina na itong walang kaibahan, dahil sabi mo kanina na walang bakit nag-iba na ito sinulat ko, isa sanib kayo, tapos ang flow ng aral, anong nangyari? Sabi niya, bakit magkaiba na talaga? Bakit? Kasi yung ito ang tandaan ninyo, mga kaibigang SDA. Ang Old Testament na ibinigay sa ano ng Diyos sa mga tao ng Diyos doon, hindi yun automatic sila iligtas. Ha? Bakit? Kasi nga sila, yung mga tao doon, kung hindi maniniwala ng Diyos because of unbelief, puputulin nga. Brother Jomel. So hindi yun ang dabasihan na magpapatuloy yun hanggang sa atin. At meron tayong katibayan. Wala ba tayong mababasa? Meron. Ako po. Eto, makinig po kayo. Acts chapter 15. Ito na. Acts chapter 15, verse number 5. Ano ang sabi? Datapwat nagsitindig. Datapwat nagsitindig ang ilan sa sekta ng Parisiyong nagsisampalataya na nagsasabi, kinakailangan sila ituliin at sa kanila'y ipagbiling ganapin ang kautusan ni Moises. Sinong utos? Para sa iyong nananampalataya. Ano ang anong sabi ni Pablo? Ano ang sabi ni Pablo? Ha? Ngayon nga, bakit ninyo tinukso ang Diyos sa inyong nilalagyan ng pamatok ang batok ng mga alagad na kahit ang ating mga magulang, makinig ba din Jomel, oh? Kahit ang ating Opo. Mga magulang, ni tayo man, ay hindi maaaring makadala. Nakadala ba sila? Mga kapatid, ha? Yung utos-utos ninyo, nakadala ba sila? Anong sabi? Ang ating last mga magulang. Meron bang pagkakaiba, Brother Jomel? Meron. Meron. Kung babasahin mo ang buong Biblia. Ang sabi dito, kahit ang kanilang mga magulang, ni tayo man ay hindi maaaring makadala sa pagsunod sa kautosan ni Moises. Ano ang sabi ni Santiago? Merong pagkakaiba, Brother Jomel. Huwag mo sabihin, dahil napasok na, mag-iisa na tayo ng aral. Walang ganon. At hindi po yon ang tema ng Epesto 2 na binasa mo. Babasahin ko yan mamaya. Ang sabi po dito, Acts chapter 15, mga kapatid. Ang sabi, basahin natin, Acts chapter 15, verse 19. Kung meron bang pagkakaiba sa mga Kristiyanong hintil at sa mga sa hindi Kristiyano o sa Hudyo na Kristiyano. Ang sabi ni Santiago, dahil dito'y ang hatol ko ay huwag nating gambalain yaong mga hintil na nangagbabalik loob sa Diyos. Huwag gambalain. Hindi niya sinabi kung ano ang aral natin dito, ganun din ang aral nila. Walang ganon. Anong sabi daw? Huwag gambalain. Kundi, ito, Brother Jomel, makinig ka. Ito ang aral nila sa mga apostol. Magkaiba talaga. Kundi sumula tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa Diyos-Diyosan. Yun lang. At sa pakikiapid, at sa bidikti, at sa dugo. Yun lang ang binawal. Bakit hindi na-insert dito karumal-dumal? Walang ganon. Dahil iba ang mga Kristiyanong hintil sa Hudyo. Meron bang pagkakaiba? Meron. Bakit? Huwag nating gambalain. Meron ba? Iglesia yan? Mga apostol yan? Tapos sasabihin nila sa mga hintil na believers doon sa Antioquia na huwag nating gambalain. Bakit? Kasi hindi sila magkaisa. Sa pamumuhay, hindi sa aral ng Diyos na patungkol sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang pamumuhay nila, iba-iba. Nako, malinaw po na yan mga kapatid. Ang sabi po dito sa kahit sa 34, anong sabi niya? 34 ba yun? O 30? Ten. Tingnan natin sa 10. Okay, dito na lang tayo. Punta tayo doon sa pamamuhay na magkaiba. Magkaiba, bro. Huwag mong sabihin na kung ano yung aral ng Old Testament. Ganun din. Sabi mo, one word is enough for a wise man. Hindi po.
ang Ten Commandments mo, binalik-balik yan sa New Testament. Pero bakit walang keep the Sabbath mo? Bakit walang abstain from unclean meats? Bakit? Kasi magkaiba ang New Testament sa Old Testament. Malinaw po nga ang pagbabawal po doon sa pagkain ay para po maging isolation sa mga tao ng Diyos sa palibot nilang mga hintil. Ibig nating sabihin dito, Brother Jumel, kailangan po bawalan ang mga hintil. Bakit? Kailan may hindi sila binawalan? Ang mga Hudyo lang. Ha? Alam mong mga Hudyo lang ang binawalan doon sa Old Testament. Hindi yon ang mga hintil. Kaya ang mga hintil inaring na mga hindi malinis. Pero ngayon sa New Testament, iba na. Yan ang ibig nating sabihin. Merong pagkakaiba. Huwag nating sabihin wala sa pamumuhay. Hindi sa aral ng Ebanghelyo. Iisa tayo sa aral ng Ebanghelyo. Pero ang sabi dito sa Galacia 2:9, at nang makita nila ang biyayang sa aking panagkaloob, 14. Itong sabi sa 14, prinsipyo po ito ha. Hindi po ako pumunta sa pagtutuli, walang ganon. Yung pagtutuli, it is a figurative for Jews. Yung uncircumcision, figurative for Gentiles. This is not ritual. Ang sabi dito, ang sabi dito, ngunit sinabi ko kay Sipa sa harapan nilang lahat, kung ikaw na Hudyo, ito ha, kung ikaw na Hudyo ay namumuhay gaya ng mga hintil. Si Pablo pala namumuhay ng gaya ng mga hintil nung kumain siya kasama sa mga hintil eh. At di gaya ng mga Hudyo, bakit mayroong pamumuhay ng hintil at Hudyo dyan? Kasi magkaiba, brother. Bakit mo pinipilit ang mga hintil na mumuhay na gaya ng mga Hudyo? Naku, wala tayong naibigay ng mga rebuttal, wala tayong naibigay ng mga andito. Pansinin niyo po yan. Again, uulitin ko. Wala pong pagkakaiba sa aral ng Ebanghelyo, ang iglesia, Hudyo man o hintil. Pero sa pamumuhay, malaking kaibahan. Kaya, ano ang sabi? Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Meron ba kaibahan? Meron. Jis. So ito, Jis. Ang sabi dito, Jis 20, kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya at ibig ninyong pumaroon, anumang ihain sa inyo, kanin ninyo. Sige nga, ipakita mo sa akin na may aral ganito ang mga Hudyo, Brother Jumel. Na pagkaanyayahan sila ng hindi Hudyo, kakain din sila. Eh, pakita mo sa akin yan. Wala. Bakit? Magkaiba nga ang aral nila sa atin. Pamumuhay. Bakit? Sumasampalataya, inanyayahan. Sa King James Version, feast yan, pista. Pista yan, Sabi dito, if any of them believe, bid you to a feast, and ye be disposed to go. Meron bang Hudyo na pupunta sa hintil na mga pagpipesta? Walang ganon. Ang sabi mo kanina, ang challenge mo, magbigay daw ng hintil na nag-alay ng karumal-dumal. Naku po, lahat po nga isabi dito. Ikaw ngayon ang magbigay kasi ang sabi dito, no, the burden of proof is on you. Kasi ang sabi dito, sa 1 Corinthians 10, chapter, sabi dito ni Apostle Pablo, hindi mo yan? Anong ibig mong sabihin? Broma dyan. Whatsoever is sold in the shambles, huwag mong sabihin broma. General yan, whatsoever. Tapos sasabihin mo ngayon sa akin, ang mga pinagbinta lang dyan, broma lang. Anong broma? Hintil ito, mga hintil ito na merkado. Hindi ito merkado ng mga mananampalataya. Pero ang sabi dito, for the earth is the Lord's. Ang tanong ko kanina, gawa ba ng Diyos yung akatartos? Gawa naman pala eh. Diba? Ngayon, ang sabi doon sa 1 Timothy, gawa ba ng Diyos? Gawa ng Diyos yun. Ang sabi doon sa 1 Timothy chapter 5, meron ka bang nairibat dito? For every creature of God, sabi mo kanina, hindi naman yun pagkain. Anong hindi pagkain? Sabi nga dito sa verse number 3, meats. Tapos sasabihin mo, hindi lahat doon pagkain. Huwag mo akong pakakainin kung hindi ko kakainin. Hindi sinabi dito na lahat kanin nyo. Walang ganon. Ha?
pilosopo pong ang pag-iisip na ganyan o tanong na ganyan o kaya anong pilosopo yan, pilosopo po yan na pagka sinabi mong gusto mong kainin lahat ng bagay, hindi po sinabi sa talata, kainin ninyo ang lahat ng bagay. Walang ganon. Kundi ang sabi sa talata, may isang taong nananampalataya na kainin niya ang lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, mayroon siyang pananampalataya kung ano pong gusto niyang kainin, kakainin niya. Huwag mo ipapakain yung hindi niya kakainin. Daga, kakainin. Pero of course, kakain ako kung wala na. Kumakain nga yung mga tao na lunod. Nung mga kilala ko, na lunod yung barko. 3 days silang palutang-lutang. Kinain nila sa yung kanilang damit. Kung mayroong daga doon, hindi kakainin. Kainin nila yun. Pero kung mayroon pang iba, bakit yan ang kakainin ko? Hindi sinabi dito, kainin nyo lahat. Walang ganon. Pero pwedeng kainin. You may eat. Yan, he may eat of things. He may eat, he may. Ayan, malinaw yan. So ngayon po mga kapatid, yung ginamit na kaninang talata sa Epeso 2, nako po, hindi po yan pagkain, hindi po yan aral na magkaisa, kundi yaong mga hintil na mga Kristiyano, noon wala silang Kristo, ngayon meron na, Commonwealth of Israel and Strangers, no? Sila ay niligtas na, walang sinabi doon, no? Pero sa verse 15, bakit hindi mo binasa ang verse 15, Brother Jomel? Basahin natin verse 15, wag mo, bakit hindi mo ano? 14 ka lang kanina eh, broken down your part, middle wall. Yes, broken down. Bakit di natin ituloy sa 15? Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances. Anako naman, kinuha pala yan. Abolish pala. Oh, ituloy lang natin, huwag nating putol-putulin. Ang sabi po doon sa salamat po na sinabi niya kanina, yung 1 Corinthians chapter 3 at 1 Corinthians 6, yun pala ay fornication. Eh bakit natin ilalagay yung pagkain niyo diyan? Oh, ngayon ang challenge mo, nasagot ko. Ang challenge mo, pagkain ng bruma, walang ng bruma inisa-isa. Bakit makinig ka? Dahil po all things. Walang bruma at ano 'yan? Bakit? General. Eh ano ba yung sabi seconds sa 1 Timothy chapter 4? All every creation a creature of God. Every and nothing to be refused. Oh. So malinaw ang challenge mo na okay. Sagot ko. Stop. Okay na, Pastor. Okay na. Okay na ho, ah. Oh, ganun na, stop na. Tama ba? Tumunog na yung timer, di ba? Yes po, time na. Oh, time na. So, sige, reset ang time. Another 10 minutes na cross. Sabihin lang kung na-reset na yung time at kung ready na si Brother Jomel at si Pastor Pentes. Pareho na ba kayong ready? Yes po. Okay. Brother Jomel, ready na? Ready na po. Timer ko lang. Ulitin ko ha. Ganito ha. Ulitin ko ha para hindi na. Pag nagtatanong pa ang nagko-cross, huwag munang sasagot, patapusin yung tanong. At yung maximum na 1 minute, pakisiguro timer na nauurasan nyo para patas. Hanggang 1 minute maximum per question. At again, pakisabi kung tapos na yung sagot nyo sa tanong. Okay, ready? What's up, Brother Jumel? Pastor? Okay, time starts now. Pastor Fuentes, ang sabi mo kanina, sinabi ni Kristo na hindi ikarurumi ang karumaldumal. Saan talata yon? Hindi ko sinabi yon na hindi makakarumi ang karumaldumal, kundi yaong pagkain na papasok sa bibig ay hindi ikarurumi ng tao. Binasa ko kanina sa 18:7 ng Marcos. Binasa ko kanina na kung papasok sa bibig ay hindi ikarurumi ng tao, kundi yaong lumalabas. So yung broma o akatartos na yan, hindi yan makakarumi sa tao dahil po papasok yan sa bibig, pagkain. Satyan lang po yan ayon sa talata. So yung next akatartos, question. Yung akatartos na marumi, pagpasok sa bibig, malinis na. Ganun ba? Hindi po yon. Hindi natin sasabing malinis na o marumi pa. Ang sabi doon, hindi makakarumi o makakahawa ng tao. Okay. Ibig sabihin, hindi po yan magdadala ng anumang ano sa puso ng tao o kasalanan na sinabi mo kanina, dahil hindi po yan ang sabi ni Kristo, hindi pala makakarumi yan, kundi ang makakarumi ay yaong lumalabas, hindi yung pumapasok sa bibig, na pumapasok lamang sa tiyan at malinis na.
Oh, malinis na. Ang sabi sa Biblia, meron ba akong ano ha? Meron ba akong maliit na no? Sabi dito, malinis na 'yon. Tingnan natin 'yon. Basta tingnan niyo yung panahon, yung oras. Opo. Opo. Ayun. Sa 19, sabi doon sa 19, Brother Jumel, basahin mo. Sapagkat hindi pumapasok ikaw sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan. Mm-hmm. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Nililinis eh. Malinaw, nabasa. Okay. Next question. Next question. Yung bang sinabi ni Kristo na ang pumapasok hindi magpaparumi, kundi yung lumalabas, yun ba'y literal o talinghaga? Sagot. Literal po yung pagkain. Kung mabasa ko na talinghaga yun, aminin mo, mali ka. Eh, tiga mo na. Literal. Stop, sandali. May objection ba? Sandali lang, cut the time. Sige po. Di, yun lang, ano. Nililinaw ba kayo? Sagot lang, wala. Mr. Moderator, hindi pa ako tapos. Okay, so, Mr. Moderator, ulitin ko po yung tanong. Ulitin ang tanong. Sige po. Sabi mo kanina, yung tanong ko, yung bang sinabi ni Kristo, yung karumaldo, yung pumapasok, hindi nagpaparumi, kundi yung lumalabas. Yung bang pagkasabi ni Kristo, talinghaga ba yun o literal? Yun nga, sinabi ni Kristo doon ay literal na pagkain. Hindi, yung pero, sinabi niya. Yung sinabi niya. Ito muna. O, sandali niya. Sandali lang. Patapusin. 1 minute. Sinabi nga niya doon, literal yung pagkain, paghuhugas ng kamay, literal yon. Pero ang ibig sabihin na sinasabi mong talinghaga, doon po sa pagpaparumi. Kasi nga, hindi yun papasok sa puso. Yung puso, yun ang spiritual. Kaya ang ibig sabihin ng parable is an earthly story with heavenly meanings. Kaya literal yung pagkain, literal yung tinapay at paghugas ng kamay, pero spiritual po yung paglabas ng puso. Doon po ang patilinghaga, yung paglabas ng bibig, yun ang makapagparumi. Yun ang spiritual na sense. Okay. So ano ang kahulugan ng parable na yun? Ang kahulugan po doon, ang pagkain, hindi po makapagparumi sa tao sa kanyang puso. Dahil sa tiyan po yun, papasok. So, hindi pala yun makakasala ang tao doon sa bagong tipan kung sa pagkain lang. Wala nang ganun doon. Inabulis na yun ni Kristo, okay. Sabi sa talata. Okay, salamat. Ang sabi sa Mark 7:19, sapagkat hindi po mapasok ang kanyang puso kundi sa kanyang tiyan, ang lumalabas sa dakang-daan dumi, sa salitang ito'y nilinis niya ang lahat ng pagkain. Tanong, sino naglinis? Ang tiyan, sabi diyan. Okay, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Tiyan po yung ibig sabihin doon, dahil siya po ang magtatanggap doon sa paglilinis na yon o kaya pagkain na yon, siya ang tatanggap eh. So siya din ang maglalabas. Okay, ibig sabihin, yung bang pagkain doon na pumapasok, bruma ba yon o akatarton? Kahit bruma at akatarton, both. Bakit? Kasi nga pumapasok ang bruma, pumapasok din ang akatarton doon sa bibig ng tao. Pagkain pa rin yon ang ibig sabihin. Kung hindi papasok sa bibig, hindi pasok doon, pero papasok yun lahat, bruma at akatarton. Kaya prinsipyo po ng Biblia pala, ang makakain pala o papasok sa bibig, hindi pala ikarurumi ng tao, kundi yung lumalabas. Malinaw naman. Kung mabasa next ko question. Sa 7:19 ng Mark, ang binanggit doon ay bruma at hindi akatarton, aminin mo, mali ka. Next question po, Mr. Moderator. Hindi po yan tanong, kundi... Sandali lang. Pastor Pentes, maliwanag po na tanong ang narinig ko. Maliwanag na tanong ang narinig ko. Kina-challenge ka. Ngayon, ayon naman sa batas, sagutin mo hindi, walang pilitan. Sige, na lang. Ayon naman niya sagutin. So, maliwanag sabi, na tanong ko ang... Sabi ko, next question. Sandali lang. So, kaya huwag kayong magsasabi kung tama o mali ang tanong. Kasi maliwanag na... Wala naman kung sinabing tama. Next question, sabi ko. Next question. Yes. Okay. Yes. So, sabi next mo, question na. Okay, next yes. question. Sa Acts 15:5, gusto ng mga kasamang Hudyo, excuse me, natuliin ang mga hintil. Ang sabi ay hindi na yon sa pagtutuli dahil hindi na utos. Tanong ko, yung ba mga Baptist na mga lalaki tuli o hindi? Baptist na mga lalaki, hindi ko alam po. Hindi ko alam lahat. Kayo po, bilang hintil, tuli po ba kayo o hindi? Ako po, tuli po ako. Aling batas na sinunod mo dyan?
Hindi pa muna. Dali lang. Brother Jamel, isang tanong, 60 seconds sagot. Sige. Patungkol po ito na sa pagtutuli, sasagutin ko. Tuli po ako for health reasons. Hindi po sa kautosan ni Moises at hindi po yan pagtutuli lang. Ang banggit po dyan, sundin ang kautosan ni Moises na inamin mo kanina na yung pagkain food law pasok sa kautosan ni Moises na kautosan ng Diyos. Kaya hindi yun aral ng mga apostol pala, aral pala yun ng mga parisiyong nanampalataya ayon sa gawa 15:5. Next question. Okay. Sandali lang. Bigyan niya ako ng time, ha? Sige po. Maraming pong nanonood. Ako lang. Stop the time. Maraming nagmamarunong kasi dito sa mga nanonood. Hindi yung tanong, kundi hamon yun. Kay hamon, kay hindi, tanong pa rin yun. Huwag nyo kaming gagawing hindi ako pinanganak kahapon at hindi lang naman tayo nagmo-moderate, nakikiano tayo. Kaya, dyan sa mga nagdudumunong, tumigil na muna kayo, ha? Pag-challenge, tandaan nyo po, kayong dalawa, pag-challenge, tanong pa rin yun. Fight pa rin ang tanong. Nasa inyo na nga lang, ayon naman sa inyong rules, sagutin o hindi, at kung ano man ang sagot, walang pilitan. Ang kaintindihan, ayon sa inyong rules. Tama po, ha? Opo. Ayan. So, next question. Next question. Pastor Fuentes, kumakain ka ba ng baka o kambing? Baka o kambing, yes. Opo. Di ba ang Hudyo ang inutosan na kumain yan? Ba't ka sumunod? Bakit ako sumunod? Dahil ang sagot, all things sa amin. Brother Jumel, diba, all creation. Wait lang. Ang all things namin, lahat. Ang every creature of God, lahat. Kaya kahit Hudyo ang inutusan dyan, all things sa amin. Mas grabe yung sa amin, all things sa kanila. Baka lang at kambing. So, kaya kumakain po ako. So, kumakain ka kahit hindi ka inutusan? Hindi ka niyaya? Yes, kinakain po ako. Ako makain po ako kahit hindi ako niyaya. Bakit? Kasi nga, ang sabi sa amin, kung ano po iyaong nasa budhi mo, kung kakainin mo yan ayon sa budhi mo, kainin mo, lahat ng mga bagay ay malinis. Pero sa kanya na nag-alinlangan na kumain ay marumi. O di ako, nasa aking budhi, malinis pala yun ayon kay Pablo. 14 ng Roma. Okay. Next question. Salamat. Kumain pala kahit di na yan. Next question. Right. Sa pagdating ng Panginoon. Next question. Opo, next question. Sige, sa pagdating ng Panginoon, susunugin yung kumakain ng baboy. Kasama ka ba rito? Hindi po ako kasama po dyan. Categorical answer. Bakit? Kasi po yung Isaiah na yan, ay 66 ba yan siguro, hindi nakalimutan ko yung talata. Pagkakilanlan po yan, hindi po yan ang pagkakasala nila dahil kumain. Wala pong sinabi sa Revelation 21:8 na yung kumain ng baboy ay pupunta sa o ibubulid sa impyerno. Walang ganon. So pagkakilanlan po yan, figurative, just like uncircumcision for the Gentiles, circumcision for the Jews, yung kumakain, eating swine, they are Gentiles. So kung mabasa ko sa Isaiah, sa pagdating ng Panginoon yan, ha, susunugin yung kumakain ng baboy. Aminin mo, mali ka. Hindi ko aaminin. Bakit? Kasi nga, mababasa mo. Pero ang ibig sabihin dyan, pagkakilanlan, hindi po dahil kumain sila. May talata ang ba? Sinabi Sige, dyan, go. Ang sinabi dyan, ang yaong pagkakilanlan na sila'y kumakain at sila po, ang sabi po dyan, ay mga masasama sila. Hindi po sinabi dahil kumakain sila susunugin. Wala nga. Kaya nga, doon sa Revelations, yung makasalanan, it talks about sinners. It does not talk about how they, dahil lang kumain. Walang ganon. Sinabi sa Biblia na ibubulid sa apoy, dahil lang kumain. Walang ganon. Ang sabi doon is, marami doon, 21:8 ng Revelation. Basahin natin mamaya. Okay, next question. Ito bang nasa Isaiah 66, para lang ba ito sa Hudyo? Hindi. Hindi po yan para sa Hudyo. Ang ibig niyang sabihin dyan na kumakain, hindi kumakain yung mga Hudyo eh. Yung mga kumakain dyan, ibig sabihin mga sinners, mga Gentiles. Ibig sabihin doon, hindi yun ang pagkain, kundi pagkakilanlan. Again, pagkakilanlan, figurative, hindi yan literal, figurative for these people. Hindi ang pagkain nila, kundi yaong kanilang pagkakilanlan na sila ay hindi sa Diyos sa Old Testament. Huwag mong dalhin yan sa New Testament. Okay, next question. Ito bang darating na, ito bang nasa Isaiah 66:15-17, ito ba ay future or past? 20 seconds.
Sagot. 20 seconds. Future po yan, Brother Jumel. Again, future ng mga pagkikilanlan, hindi po ang kanil dahil sa kanilang pagkain, kundi sa kanil, sila ay mga makasalanan. Buuin mo ang basa dyan. Babasahin ko yan mamaya. Next. Time na lang. May time pa ba? Time na po. Time. Time. Okay. So maraming salamat, Brother Jumel, sa iyong mga katanungan. Maraming salamat din po, Mang Serpente, sa iyong pagsagot. So ngayon, paki-reset na po uli ang time. At kung reset na, pakisabi sa akin kung reset na siya. Okay na po. Okay na. Ready na, Brother Jumel? Yes. Ready for your 15 minutes. Okay, Rimatal. Okay. So, kung ready na, start the time now. Ayun. Go. Salamat po. At salamat, Pastor Fuentes, sa maliwanag na sagot. Sabi mo, para sa Gentile ito at pagkakilanlan. Tunay nga na ito'y pagkakilanlan na mga lumalabag o kumakain ng karumal-dumal. Bakit? Ay, basahin natin. Isayas, sapagkat at inamin niya na ito'y future. Kasama talaga siya rito eh. Sapagkat narito ang Panginoon ay darating na may apoy. Dumating na ba ang Panginoon na may apoy? Hindi pa. At ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo upang igawad ang kanyang galit na may kapusukan at ang kanyang saway na may ningas ng apoy. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy, makikipagpunyagi ang Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Sino-sino yon? Silang nangagpapakabanal at nagpapakalinis na nagsisiparoon ng mga, sa mga halamanan sa likuran ng isa sa gitna na nagsisikain ng laman ng baboy at nang kasuklam-suklam at nang daga, sila'y darating sa isang wakas na magkakasama. Sabi ng Panginoon, ang liwanag niyan eh. At ang sabi ng Biblia, at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Eh, pagdating ng Panginoon nito eh, may apoy. May apoy na kasama. Eh, kung kumakain ka ng baboy, alam mo naman, wala naman talata sa Biblia na karumal-dumal ipinakakain eh. Ang lagi mong binabanggit, yung pagkain. Magkaiba yung broma sa akatartun. Confused ka doon, Pastor Puentes. Dapat nag-aral ka ng kaibahan ng broma at saka akatartun. Ito pa, ginamit niya rin yung unang Korinto, Gs 25, paghahandog daw yon. At sabi niya, ang hinandog daw doon ay mga karumal-dumal. Saan doon sa talata karumal-dumal hinandog? Mamaya, i-challenge mo ako. Yung paghahandog ay karumal-dumal. Basahan kita, hindi karumal-dumal yung hinandog sa nasa Bagong Tipan. At dapat bigyan mo ng pagkakaiba, pag sinabi bang shambles o yung pamilihan, iisa lang ba yun sa pagdating sa Greek? O yun, bigyan kita ng assignment. What is the difference ng pamilihan sa Greek, yung agora at yung makilyon? Para masagot mo o mabigyan mo mamaya ng kasagutan. Bakit? Eh, para sa'yo, yung agora at makilyon, eh, pareho eh. Nako, ano mo siya? Distinguish mo, Pastor Rian. Alam ko, pastor ka, nag-aral ka ng ano eh. Nag-aral ka ng theology, nag-aral ka ng hermeneutics. Eh, dapat, alam ko, nag-aral ka rin yata ng biblical languages. So, you must know that dahil may malalim po yan na pagka... Si Pablo ay Hudyo eh. Si Pablo Hudyo. Mangaral ng Hintil Hudyo. Eh, dapat, pinakita mo, ipakita mo na si Pablo kumain din ng karumal-dumal. Ngayon, itatanong ko sana mga minamahal ng mga kapatid. Ang sabi niya kanina, si Pablo kumain kasama mga Hintil. Itatanong ko sana, anong ulam? Anong ulam? O, di ba? At least, alam natin, you must be specific. No, kung mayroon kang sasabihin, dahil ginamit mo rin yung pagtutuli. Ngayon, pati yung pagtutuli, di ba, utos yan sa Hudyo? Eh, ba't mo sinusunod? O, ang sagot mo ngayon, para sa ano, kalinisan sa katawan. O, di ba nasa Biblia din yun? Di ba nasa Biblia din yun? Eh, ba't mo sinusunod? Tapos yung baka. O, sabi niya, kumakain siya ng baka. Eh, di ba sa Israel yun inutos na ipakain? Ikakain daw sa kahit sa hindi niyaya. Eh ano ba tawag doon mga kapatid pagka kumain ka hindi ka niyaya? O kayo na sumagot mga kapatid. O makinig ka Pastor Puentes ha. Eh ako nakikinig din ako sa'yo kanina eh. O pakinggan mo. Ha? Pakinggan mo. Ano tawag doon sa kumain hindi niyaya? O tapos yung karumal-dumal ginawang bruma. Eh kailan? Yun ang challenge ko eh. Kailan sa Biblia saan sinabi? Yung bruma, yung katarton, ginawang bruma. O saan yun? Eh, ito pa. Ito mas matindi, mga kapatid. Medyo confused siya dito sa Mark chapter 7. Dahil ang kinain kasi dito, tinapay, hindi naman baboy. Yun ang problema kapag hindi ka mag-consider sa context, lalo pagka parable ang ginamit.
Sabi niya, literal, ang tanong ko sa kanya kanina, yung bang sabihin ni Kristo, yung kumakain, hindi nagpapa, yung pumapasok, hindi nagpaparumi, kundi yung lumalabas. Ito ba'y literal o parable? Sabi niya, literal yung pagkain. Layo ng sagot. Tinanong sa bagong tipan, ang sagot ay lumang tipan. Yun ay ano lang. No? Layo ng sagot eh. Bakit? Ito'y parable, mga kapatid. At hindi nga kaagad naunawaan ng mga alagad. Ang sabi ni Apostol Pedro, sabihin mo sa amin, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga. Sagot ng Panginoong Kristo, wala rin ba kayong pagkaunawa? O, di ba talinghaga? Nang pumapasok, hindi nagpaparumi, kundi yung lumalabas. Hanggang doon lang siya. Alam nyo ba, mga kapatid, kung bakit hanggang doon lang siya? Tinatanong ko siya, ano ang kahulugan nun? Hindi niya masabi kahulugan. Alam nyo kung bakit? Babalik doon sa paghuhugas, mga kapatid eh. At hindi pinag-uusapan ni Kristo yung pong mga marumi o karumaldumal doon. Kaya nga, wala kang makitang akatartos doon. Ang nakita mo'y bruma, pinagmamalaki pa niya. Roma 7:19, na nilinis niya ang lahat ng pagkain. Ha? Bakit? Kailan ba naging marumi ang bruma? Oh, come on. Kailan naging akatartos ang bruma? Confused ka dyan, Pastor Puentes. Pakinggan mo yung kaibahan o pag-aralan mo. Tama-tama, nandito tayo sa studio ng pag-aralan natin. Pag-aralan mo yung bruma at akatarton, ang kaibahan. Okay, pag-aralan mo. Bakit? Hindi naman akatarton ang nasa Marcos 7:19. Okay? Hindi akatarton eh. Sa'yo, pumapasok lahat yun, pero hindi pinapapasok ni Kristo lahat ng creation sa bibig. Yun ang problema eh. Yun ang problema ng mga lumalabag sa utos ng Diyos. Laging pinapalabas ninyo eh, kami sumusunod sa utos ni Moses. Di ba galing sa Diyos yun na para maging malusog ka? Yung problema ngayon. Kaya, nako mga kapatid, hindi niya binasa. Tinanong ko sa anong kahulugan. Eh ito, basahin ko. Para sa kapakanan na lang ng ating mga taga-subaybay. Adventist o hindi Adventist. Matthew 15, verse 20. Ito ang sagot, oh. Ito, basahin ko muna. Sabi ni Apostol Pedro, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga sa verse 15. At sinabi niya, kayo baga na may wala pa rin pag-iisip, hindi pa baga ninyo nalalaman na anuman pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi? Conclude ka agad nila, pati ang katartos. Come on, ang kausap ng Panginoong Kristo dyan, mga Hudyo. Hudyo ka ba? O, di ba? Hindi ikaw kinakausap ni Kristo. Di ba? Pag hindi ka kinakausap ni Kristo, huwag kang makikisawsaw. Pangit kayo yung may nag-uusap, nakikisawsaw ka. Oh, 'di ba? Wala naman diyan, wala pa naman diyan hintil na Kristiyano eh. Okay? Mga Hudyo 'yan, kausap ni Kristo at mga apostol. Ay ito pa. Datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nang gagaling at siyang nakakahawa sa tao. Hanggang doon lang. Come on, ito kadugtong oh. Sapagkat sa puso nang gagaling ang masamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa dikatotohanan, mga pamumusong. Verse 20, ito hindi niya binasa. Ito ang mga bagay na nangakahawa sa tao. Datapwat ang kumain hindi maghugas ng mga kamay ay hindi makakahawa sa tao. Oh, hindi ko alam kung anong alam ni Pastor Fentes yung tradisyon ng mga Hudyo. Bakit sila maghugas muna ng kamay bago kumain kahit tinapay kinakain nila? And they are very strict pagdating sa dietary law. Oh, alam nyo ba, pagka hindi ka strict sa kalinisan o lalo na sa pagkain, ang tawag dyan, burara? Ano ba yan? Sa Bisaya pa, bagra ang tawag dyan. Karumal-dumal ba naman kakanin, pagkain? Kailan ba naging, ang tanong ko nga, ito challenge ko eh, kailan naging bruma ang akatartos? Sa kanya, akatartos at bruma, pwede. Saan sa Biblia yun? Ay wala, zero. Walang ganun, Pastor Puentes. Walang ganun sa bagong tipan na yung akatartos pinakakain. Lahat ng talata mo na ginamit, ang dami. Puro may bruma, brucis. Di ko nga alam kung alam mo yung kaibahan ng bruma at saka ng brucis eh. Okay? Yun ang problema. Bakit? Eh, yung akatartos, ginawang bruma. Tapos, pare-pareho, kakain siya na kahit siya hindi naman niyaya. Yun ang maging problema, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, doon sa Marcos na ginagamit niya, 7:19, sabi niya, tiyan ang naglilinis at pagkain ang nililinis. Tinanong ko siya, ano bang nandiyan na pagkain sa Greek? Bruma ba yun o kakatarton? Sabi niya, pareho, bruma man o kakatarton. Hindi, ang tanong ko, yun nandiyan eh. Ngayon, kung sabi ko sa kanya, yun, pag nabasa ko ba na ito'y bruma, aminin mo, mali ka? Sabi niya sa moderator, hindi ho tanong yung ano niya. Ano daw? Oh, ito'y challenge. Bakit? You use this text, eh dapat,
patunayan mo. Okay? Hindi naman sinabi dyan eh. Sa salitang ito, nilinis niya ang lahat ng akatartos. Bakit pa lilinisin yung pagkain? O, di ba? Yun ang problema eh. Ang nilinis, pagka hindi akatartos eh. Bakit ganon? Kasi nililinis at yan, kasi kumain sila, hindi naghugas ng kamay. At tradisyon nila, hindi sila naghugas. O, pagka kumain sila, dapat maghugas muna ng kamay. Inakita ng mga Pariseo ngayon. Sinita. E ang problema ngayon, hindi naman kasama doon si Pastor Puente sa kausap, nakisawsaw. Eh, Hudyo yung mga kausap eh. O, di ba? Yan ang problema. Lahat ng halo, wala namang para sa Pilipino dyan eh. Lahat yung para sa Hintil. Pero na, ikinapit ka lang tayo. Hindi naunawa ni Pastor Puentes ang mga bagay na ito. Hindi tayo. Last five minutes. Pinag-isa tayo. Salamat po. Pinag-isa tayo sa Efeso. Yung gamit ko kanina, ang purpose ko doon, pinag-isa tayo. Idinugtong tayo. Ngayon, idinugtong ka ba? Iba ba aral mo doon sa aral na ibinigay sa kanila? Ngayon, pinasabi mo ngayon na yung kautusan ni Moises, andun pa rin. Ay, doon naman talaga eh. Paano naging buo yung Bible mo kung wala yung kautusan ni Moises? Wala kang creation, Pastor Puentes, kung hindi mo isasama Genesis. Mamaya, i-challenge mo ako kung si Pablo ba gumagamit ng kautusan ni Moises para mangaral. Basahan kita. Okay? Basahan kita. Okay? Pagdating sa Biblia, hindi. Nako, kayo kasi, o yung ibang mga Baptist, ay pinipili yung aral. Lagi sinasabi, aral ng mga apostol. Bakit? Yung bang aral ng mga apostol hindi galing kay Kristo? At yung bang sinabi ni Kristo hindi ba galing sa Diyos yun? Eh galing. Sabi ni Kristo, ang sinasalita ko ay galing sa nagsugo sa akin. Okay? Tapos sabi niya, basahan daw na may apostol na o may apostol na nagbawal. Ipinakita nga ni Apostol Pedro eh. Sabi niya, kailanman, Panginoon, hindi ako nakakaya ng anumang bagay na marumi at karumaldumal. Eh, Kristiyano na si Apostol Pedro noon. Diba? Nangaral na sila. Siya nga unang nangaral doon kay Cornelio na isang Hintil eh. Okay? Siya nga unang nangaral doon. At nandun yung akatartos na hindi siya kumain. O yan, sabi ni Apostol, ng mga Apostol, Apostol Pablo, matuto kayo sa amin, hindi higit sa bagay na nakasulat. O, hindi nakasulat, sabi niya, kumain si Apostol Pablo. Eh, anong ulam? Hindi mo masabi ngayon, anong ulam? Wala ka doon eh. Kahit nga, wala ka doon sa panahon ni Apostol, ng mga Apostol at ni Kristo, ay iba ang sinasabi mo sa kanila. Eh, tama. Iba, kasi hindi naman ikaw kasama sa mga Apostol na Hudyo. At wala namang Apostol na Kristiyano na kumain ng karumaldumal. Uy, Apostol na Kristiyano. Hintil na Kristiyano. Sorry. Halimbawa, si Lucas. Si Lucas, eh, hintil na Kristiyano. Kumain ba siya ng karumaldumal? Ito challenge natin. Si Apostol Pedro, kumain ba ng karumaldumal? Si Apostol Pablo, yun ang challenge natin. Kumain ba ng karumaldumal? Nako, mga kapatid. Ginamit niya, wala daw doon sa Revelation chapter 21 verse 8 ang isusunugin ng baboy. Bakit? Yun bang 27 at 21 verse 8 ng Revelation? Buong Biblia ba yun? Oh, come on. Tutulan mo, Pastor Puentes, yung pagdating ng Panginoon na may apoy. Kailan yun? Dumating na ba? Sabi mo, future. Eh, dapat kasama ka dito. Sabi mo, mga hintil yan. O, di ba hintil ka na kumakain ng karumaldumal? O, di ba? Anong pinagkaiba nyo doon sa mga wala kay Kristo na kumain karumaldumal? Walang pinagkaiba. Okay? Walang pinagkaiba. Yun ang problema. Pag lumalabag ka sa utos ng Diyos, magkakasala ka talaga. Eh, alam nyo ba, padahon ni Adam at Eva, excuse me po, di ba nagkasala sila dahil sa paglabag sa utos ng Diyos? Huwag kang kakain, kumain. Nagkasala. O, di ba? Yun ang problema. Bakit? Kasi kapag na kay Kristo ka na, masunurin ka na, hindi ka na tagalabag. Ang problema, wala ka pa kay Kristo noon, tagalabag ka. Pagdating kay Kristo, tagalabag ka pa rin. Ano nangyari? O, di ba, mga kapatid? Ito yung napakagandang challenge doon sa mga hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Lagi sinasabi niya, yun daw mga karumaldumal, nag-utos daw ng tao. Hindi utos ng tao yun, utos ng Diyos yun. Sinusunod namin, kayo hindi. O, di ba? Ang problema ngayon, pagdating ng Panginoon na may apoy, ang susunugin yung kumakain ng baboy. Daga. Huwag mo nang i-attempt na kumain ng daga kasi sabi ng Biblia, pati daga. At lahat ng kasuklam, suklam. Yung problema, ang binasa mo, 21 verse 8, ginamit mo. Pagdating sa verse 27 ng Revelation, hindi makakapasok doon last sa bagong Jerusalem. Last 1 minute. Salamat po, 1 minute. Tuloy mo yung basa. Hindi makakapasok doon.
E paano ka makakapasok kung hindi ka aya-aya yung kinakain mo? Sabi ng Biblia eh. Ano man ang iyong kinakain, kumain ka man, o ano man ginagawa niyo, kumain man o uminom, gawin si kaluwalhati ng Diyos. Ang tanong, naluluwalhati ba ang Diyos kapag kumakain ka ng karumaldumal? Basahan mo ko ng talata, naluluwalhati ang Diyos kapag kumain ng karumaldumal. Walang ganun. Walang ganun. Ulitin natin, yung nasa unang Timoteo, mga kapatid, ha? Bruma ang nakalagay doon, hindi akatarton. O basahan mo ko una, sa, nasa Timoteo 4, kung yan ba'y bruma o akatarton. Dapat marunong ka mag-differentiate ng words, ng biblical languages, hindi yung pagsamasamahin mo. 10 seconds. Diba? Magkaroon ka ng pagkakaiba, at least maunawaan mo kaibahan nun. Ayun, salamat po. Time na. Okay. Time. Ayan, maraming salamat, Brother Jomel. Pakireset na po li ang time. Another 10 minutes na cross itong ating tawag dito. Ipagkakaloob para naman sa affirmative. Pastor Puentes, tubig ka muna para relax tayo. Oh, sige, sige. Eh, basta, oh, hindi ano yung oras hanggat hindi kayo nagsasabi na ready kayong dalawa. At ulitin ko lang bago ang tanungan ngayon ng cross. Ang susunod na nito ay walang iba kundi ang 10 minutes na conclusion. Tama, yes. Pastor Puentes? Yes po. 10 minutes na conclusion na. Tama, no? 10 minutes na conclusion na. Ayun. So, after nitong conclusion. Oh, sige, ready na? Ready na? Yes po. Ready, ready. Okay. Paki-start na ang oras. Okay, go. Okay, confirmatory question po. Sabi mo kanina kung alam po ba ang brosis at saka broma. Confirmatory question po. Nag-aral ka ba talaga ng Greek? Nag-aral. Okay. Ano po yung ginamit na Greek doon sa 1 Timothy chapter 4 verse number 3? 4 verse 3. Check ko sa Greek ha. 1 Timothy chapter 4. Hindi, verse 3. Yes. Alin doon? Babasahin ko yung buong Greek. Yung meets. Broma ang nakalagay. Broma. Ah. Ayon po kay Strong at kay Thayer po. Ano ang ibig sabihin sa broma na diyan? Ano po ang ibig sabihin? Mr. Moderator, yun po okay. Ay objection. Gumamit siya ng reference. Dapat doon sa Biblia. Oh, okay, sige na. Okay, napag-usapan na kanina yan. So, Biblia, wala na ibang reference? Dapat tanong niya. Sana nililaw niyo. Ayon dito. Okay. Okay, sasagutin ko siya ayon dito. Ayon sa Greek. Okay. Apo. Okay. Sige, walang gamitan ng reference ha. Salamat sa pagpapaalala. At ayan, sige po. Ano to yung objection? No, counter-objection. Basahin ko. Okay. Basahin counter-objection. Merong counter-objection eh. Sige po. Anong counter-objection? Ang ating Biblia po ay nakasulat sa Greek, brother. Basahin ko nga sa Greek. Pero yung reference alam, kasi kay Thayer's na eh. Hindi ako gagamit. Na. Nagtanong lang ako sa kanya. Sige. Sige, hindi ko babanggitin. Wala akong babanggitin po. Sige, walang babanggitin. Tama. Sige. Wala akong babanggitin. Ayon po sa Greek na dyan. Opo, basahin ko nga. Basahin ko. Ito nakalagay. Sundan mo ako kung may Greek ka dyan. Kalonton gamen apexetai bromaton. Ang nakalagay, bromaton. From the Greek root word ng Greek na broma. Bromaton, ibig sabihin, meat allowed to be eaten. Next question. Okay. So, Mr. Moderator, ano ba ito? Yes. Magtatanong ako sa iyo, kung mga ganyan, hindi natin papayagan yan kahit yung nasa Biblia na Grego na salita, hindi natin, wala tayong ano? Nagkasundo na kayo na walang reference, pwede na kayong magbigay ng inyong paliwanag, pero wag na kayong gagamit ng reference para maging ano tayo, tawag dito, maging talagang ano ito? Kanina pa consistent tayo sa ating mga pinag-usapan. Ilabas nyo na lang, wag na kang gagamit ng reference. Sabihin nyo na lang, maniwala o hindi yung tao, bahala na mag-check ang tao. Magbaano na lang kayo. Sige, bahala na mag-check ang tao. Katulad din ng sinabi ni Brother Jomel kanina. Bahala na mag-check ang tao. Go. Sige po. Now, ngayon sa aral po ng mga Hudyo doon at Kristiyano doon sa Acts chapter 15. Meron bang pagkakaiba
ang Kristiyanong Hintil sa Kristiyanong Hudyo doon sa Acts 15 sa kanilang pamumuhay na mga aral, meron o wala? Meron, una yung pagtutuli, hindi na kailang, hindi na requirement, isa lang, isa pa lang, isa lang yung doon. Hindi na requirements yung pagtutuli. Ang problema, may, kahit yung kausap ko nagpatuli, ang problema diyan, ba't nyo sinusunod, iutos yun ng Hudyo. Yun ang aking pabalik na ano. Kaya isa doon sa requirements, gustong tuliin. Pero ang sabi ng apostol, eh, wag na tuliin ng salaman. Nasa Efeso 2 din yun, nakalagay na hindi na kailangan pagtutuli sa salaman. Okay? Kundi ang pagtutuli sa puso, Roma 2:29. So, pagka napatuli ka, ibig sabihin sumusunod ka sa utos ng Hudyo. Hindi naman, wala namang ibang utos na ilagay sa Biblia, utos ng Hudyo yun eh. Pero pag sumunod, kapag napatuli ka, ibig sabihin, kahit kinontra mo, sinusunod mo pa rin. Parang against sa isip mo, pero sinusunod mo sa iyong gawa. Yan magiging problema sa iyong tanong. At dito, ang sabi dito, maliban kayo tuliin ayon sa kauligaan ni Moises, hindi kayo maliligtas. O, di ba? So, ang sabi dito, pagkatapos na magkaroon si Pablo at Bernabe na hindi maliit na pakipagtalo at pakikipagsalungatan sa kanila si Pablo at ang ilan sa iba'y inatasang pumunta sa Jerusalem at nang talakay. One minute po, ito. Mr. Moderator, kanina pa yon. Sandali, hindi ako on timer. Sino nagta-time? Nagta-time ako dito eh. Ano ko eh. Mm-hmm. Oh. Yan ang timer dyan, pakiano nyo. Nagta-time ako. One minute lang ang maximum. Hindi na ako nag-ano rito. One minute. Okay. Sige po. Iba pala. So, timer please, pakiano ha. Oh. Sige po. Nandiyan ba? Umaattend ba yung timer? Yes po. Okay, so lumampas na ba isang minuto? Pakianuhan nyo. Pagka sumagot na, start nyo yung ano, start nyo yung oras, ha? Okay, noted tandaan po. Tandaan nyo lang, tandaan nyo. Okay, so next question. Okay, ang tanong ko po doon sa, ano, merong pagkakaiba? Sabi mo, yes, meron palang pagkakaiba. Doon po sa Gawa 15:5, Gawa 15:5, kaninong utos po yung pagsunod sa kautosan ni Moises? Sa mga apostol o sa mga parisiyong sumampalataya ayon sa talata? Hindi ayon sa aral mo, ayon sa talata. Yung parisiyo, Hudyo. Yun ang sagot ko. Para baka hindi mo naintindihan yung salitang parisiyo, Hudyo din yun, hindi yun Pinoy. Okay? Hudyo yun. Ang sabi pa nga dito, basahin ko na lang. Subalit ang ilang mananampalataya na kasapi sa sekta ng mga parisiyo ay tumayo na nagsabi, kailangang sila ituliin at utosang sundin ang kautosan ni Moises. Ang problema, ito'y yung Pariseo, utos nila, huwag patuli. Yung problema, may nagpatuli kahit hindi Hudyo. O, di ba? Mga taga-subaybay. Okay? At ang sabi dito, yung Pariseo, alam naman natin, Hudyo yun eh. Hindi naman Pinoy yun. Oh, next question. Okay, next question. Okay, yun bang iniutos ng mga Hudyo na nasa verse number 5, yan ba din ang desisyon ng konseho galing sa 19 pababa? Yan din ang desisyon ng konseho para sa mga Hintil na Kristiyano. Yes or no? No. Hindi yan ang pasya. Kaya nga, hindi na requirements yung pagtutuli. Ang problema, nagpatuli ka. Kaya, ang problema dyan, salungat ka doon sa utos. Diba? Ang paggagawa mo, kumampi ka doon sa mga Fariseo, mga Hudyo. Iutos nga sa Hudyo. Ang sabi sa Bagong Tipan, ang hindi na requirements yung tuli sa laman, kundi sa puso. Pakinggan mo, Pastor Puentes, sa Roma, Kapitulo 2, versikuloy 28-29. Ito, sapagkat ang isang tao'y hindi Hudyo sa panlabas lamang, ni ang pagtutuli hindi panlabas o sa laman, kundi ang isang tao'y Hudyo sa kalooban, at ang pagtutuli yaong sa puso, sa espiritu, at hindi sa titik. Ang kanyang pagpupuri ay hindi mula sa mga tao, kundi mula sa Diyos. So ang pagtutuli, mula sa puso. It is not requirement na magpatuli ka para maligtas ka. Kasi ang issue dito sa Gawa 15, magpatuli para maligtas. Next question. Opo, yung next question yun bang nasa Isaiah kanina binasa mo, patungkol ba yun sa salvation o kaligtasan? Yes or no? Patungkol sa paghuhukom. Next question. Okay. Okay, ano ang question doon sa ano ang kaibahan po sa Shambles at Agora? Meron ba silang pagkakaiba patungkol po sa pinagbibili sa pag-uuri na silang dalawa ay merong pinagbibili? Meron ba silang pagkakaiba doon o wala? Meron. Baka di mo alam.
Meron nga. Meron okay, nga. Okay. Sagot ko, meron. Next question. Ibig sabihin mo, meron. Ang sabi ko, ang Agora ba nagbibinta? Wala. Walang binag... Pareho nagbibinta. Kaya lang magkaiba yung binibinta. Di, ang sabi ko, Mr. Moderator, yun bang Agora o yung bang Shambles, meron bang nagbibinta doon? Yes or no? Bago mo itanong yan, dapat ano yung dapat itanong mo, i-differentiate mo muna yung kaibahan ng Agora tsaka yung isa. Kasi paano ko mabigyan ng differentiation yon kung hindi mo masabi yung isang Greek ng kabila ng Agora? Okay, yung Agora ba mayroong binibinta doon? Yes or no? Meron, halo-halo. Okay. Doon sa Shambles, meron bang ibininta doon? Meron din. Hindi ba halo-halo? Hindi, puro sa karne yon. Kasama doon mga inihandog sa Diyos-Diyosan. Okay. Yun bang nandoon sa mga Agora o kaya sa Shambles, sa 1 Corinthians Shambles doon. Ang tanong ko po doon, sino pong nagbibinta doon? Sino po mga mananampalataya o hindi? Halo-halo. Last 3 minutes. Halo-halo at ang nakalagay dito 10:25. Ang nakalagay dito, hindi lang basta Shambles na iniisip mo market. Sabi dito, pantohen makilyo. Itong makilyo, iba sa Agora, dapat ikaw ang dapat marunong alam mo ito. Yung makilyo, ang binibinta dito, yung mga karne na inilog sa Diyos-Diyosan. Kaya ang sabi ng Biblia, kung babasahin mo yung context, yung inihandog sa Diyos-Diyosan, hindi baboy. Mga malilinis. Okay? At ang sabi pa dito, huwag kang mag-atubili kung nanyayahan ka ng hindi ka pa rin ng palataya. Bakit? Kasi bumibili sila ng karne na inihandog sa Diyos-Diyosan. Okay? Ngayon, yung makilyo, iba yung sa Agora. Yung makilyo doon, mga karne yun na nandoon. Ang nakalagay nga, meat market. O, diba? Meat market yon. 10 seconds. Okay? Okay. Next question. Okay, next question. Oh. Sabi mo kanina, nilinis na mga pagkain doon sa Roma 14, First Timothy ba yun? 4, at saka yung Roma 14, yung nilinis doon ay broma, tama ba? Ay, hindi. Wala akong sinabi doon sa Roma at sa Unang Timoteo na ang nilinis ay bruma. Wala akong sinabing ganun. Kahit reviewin mo ibang video. Okay. Wait. I think time na. Narinig ko kanina, 10 seconds na lang. Yung sagot niya yun. 1 minute and 37 seconds pa. Sorry. 1 minute and 37 seconds pa ang natitirang time? Warning lang po yun sa sagot po. Yung 10 seconds, sasagot po yun kanina, kaya nag-warning ng 10 seconds sasagot. Okay. So ngayon, ilan pa natitira? Ilan pa natitira lahat? 1 minute and 37 seconds po. 1 minute and 37 seconds. 37 seconds. Okay, tama pa. Isang tanong kung i-maximize. O, isang tanong at kalahati. Go! Ito, Roma 14. Nabanggit mo ito. I-review na itong video nga ito. Nabanggit mo ito. Lilinis na mga pagkain doon ay broma. Kung hindi 1 Timothy, doon ako sa Roma 14. Aliwanagin ko yan, Pastor Fuentes. Wait lang. Sige po. Mamaya na, liwanagin sa sagot mo, patapusin muna natin yung tanong, ha? Sige. So may isang minuto kang sasagot. Mamaya mo liwanagin na. Sasagot mo, doon mo na liwanagin. Okay. Stop the time. Go. Tanong ulit, okay. Pastor Pentes. Roma 14, merong paglilinis dyan. Malinis ang lahat ng bagay na nandoon. So, nasagip ko kanina, ang sabi mo, broma doon. Walang akatartos. Yan ang sabi mo. I-review natin itong video na ito. Sinigurado ko sa iyo yan. Sinulat ko eh. So, meron nilinis, sabi mo. Last 1 minute. Broma. So, ngayon, ang tanong ko sa iyo, ano po yung nilinis doon? Para malinawan tayo. Hindi tayo magpa-ano. Ano po yung nilinis doon sa Roma 14 na binanggit ni Pablo na malinis ang lahat ng bagay? Okay. Confused ka dyan, Pastor Puentes. Ang sinabi ko doon, may nalinis doon na broma, Marcos 7:19. Ang layo mo eh. Sabi ko Marcos, hindi Roma. Magkaiba yun. M ang simula, R ang simula sa Roma. Ang ginamit ko doon, sabi ko doon, ang binanggit doon, nilinis niya ang lahat ng pagkain. Broma, Marcos 7:19. I never mention Romans. I never mention Romans chapter 14 para linisin ang broma. Hindi. Ang sabi ko, according to the context, Mark chapter 7 verse 19, ang sinabi ni Kristo doon na sa salitang ito, nilinis niya. 15 seconds.
Yung pagkain, brumang nalinis doon ng tiyan. Mark 7:19. Next question. Ah, okay. Kung bruma po ang kung bruma po ang nilinis po doon, bakit po lilinisin yung malinis na? Ah, kasi nahawakan siya ng kamay na hindi na. Okay. Time. Stop. Stop. Time na. Umabot na. So, ayan. So, hindi po ako nagkakamali, naubos na yung unang 20 minutes na stand, ganun din ang 15 minutes. At ngayon ay papasok na po tayo sa conclusion. Tama po ba? Tama. Oh, there's speakers. Tama po, ano ho? Opo. So, at ayon po sa inyong pinagkasunduan ay mauunang mag-conclude for 10 minutes, walang iba kundi ang affirmative. So ngayon, without further ado, ay ibibigay natin sa affirmative ang kanyang 10 minutes conclusion. Okay, Pastor Ryan, ready? Yes, ready. Set the time. Okay na ba? Naka-reset na? Ready. Ready? Ready share, okay, share ready. Go. Okay, mga kapatid, uunahin ko na lang yun ha. Kayo po ang huhusga. Anong po natin ito? Yung Roma 4, nag-aral daw siya ng Greek. Oh, yung Bruma, meron din akong napupulot na maliit lang na Greek, brother. Meron akong nakikita dito, mga newspaper. O mga ano, maliit lang. Yung broma, plural yon. Yung broses naman, singular yon. Tapos yung broma doon, ha? Yung broma doon sa first row, tingnan nyo po itong video na ito, mga kapatid, ha? O, challenge ko to sa SDA, ha? Tingnan nyo ulit ito ang video. Ako ang magpo-post ng reference na ang meat doon, forbidden at saka clean. O, sige, pakita mo yan sa akin mamaya. Kung ipakita mo, di nila ipapakita, eh. No, kasi napag-usapan naman. Pero actually, next time, klaruhin natin. Kasi ang sabi po doon, yung meats doon, broma, forbidden at saka clean. Oh, sige, kayo tumingin dyan. Pero bakit naman, ha? Bakit naman? Ipagpalagay natin, no? Ipagpalagay po natin na yaong sabi niya kanina, nilinis daw. Ha? Ang nilinis daw broma. Anong broma? Anong broma ang nilinis? Hindi po doon broma ang nilinis, mga kapatid. Bakit? Malinis na nga eh. Malinis na, lilinisin pa. Sabi niya, malinis na, lilinisin pa. Kasi daw nahawakan ng kamay. Naguhugas nga ng kamay. Ang sabi ni Kristo, hindi. Ha? Ang sabi ni Kristo ito hindi oh. Mark chapter 7 verse number 19. Ano ang sabi? Because it entereth not into his heart but into the belly goeth out purging all meats. Anong sabi mo? Broma. Purging all meats. All meats. Sabi mo broma. Eh kung mababasa natin ito, ano ito sa Grego? Ano ito sa Grego? Broma, meats, plural, clean or unclean. Ang sabi mo kanina, tinapay lang ko, no? Sabi mo kanina yan, tinapay. Anong tinapay, bro? Meats ito, oh. Hindi ito tinapay lang. Meats, bakit? Kasi nga, it entereth into the man. Ano ang sabi? It entereth into the man. Malinaw po yan, na hindi pala. Yung ano dito, yung talinghaga po dito mga kapatid na ano niya, yung sinabi niyang talinghaga dito, ang talinghaga po dito, ang sinabi ni Kristo na, sabi ni Kristo doon, yaong makapagparumi ng tao, lumalabas sa bibig. No, lumalabas sa bibig. Yun ang makapagparumi sa tao. So, ibig sabihin, ito ang talinghaga, hindi nila alam bakit po marumihan ang tao marumi kung lalabas naman pala. Yan ang talinghaga. Pero yung pagpakain na yon, literal yon, pagpakain. Oh, tapos, broma-broma, akatartos ka dyan, ipapasok sa bibig lahat yan. Pero ang sabi dyan, hindi. Oh, sabi mo kanina, makapagkasala daw. Ngayon, sabi mo, ginamit mo ang talata ng yung Isaiah 66. O, kasama daw tayo diyan. Sabi niya. Ang sabi nga diyan figurative na mga kapatid, pagkakilanlan. O, sino 'yan sa Old Testament?
mga hintil na Kristiyano ba yan? Ha? Mga hintil ba yan ang sabi diyan sa dito sa 15:16 sapagkat sa pamamagitan ng apoy makikipagpunyagi ang Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang tibak. Impyerno ba yan? Sabi diyan oh, pamamagitan ng apoy makikipagpunyagi ang Panginoon, kanyang tibak at tabak. Ha? Sword sa lahat ng mga tao o sa lahat ng mga tao pala oh, at ang mga mapapatay ng Panginoon sa magiging marami. Ay magiging marami ang mapapatay ng Panginoon. Silang nagpapakabanal. O, sino bang hintil nagpapakabanal? Baka mga hintil na nagpapakabanal ito. At nangagpapakalinis na nagsiparaon sa mga halamanan. Sa likuran ng isa sa mga gitna at nagsisikain ng laman. O, sino ito? Silang. Sabi, pakikilanlan yan bro. Hindi yan dahil kumain sila, pupunta sa impyerno. Walang ganon. Hindi raw Biblia ang revelation. Nako po, ang Biblia po, I mean, ang revelation po, future po, sa anong mangyayari. Ha? Ano ang mangyayari sa revelation? Yan ay salita ng Diyos. Hindi yan magbabago. Huwag mong sabihin kulang yan. Yan nga ang programa ng Diyos. O, kaya kayo napapako pa kayo sa Old Testament eh. No, napapako pa talaga kayo sa Old Testament. Hindi po ito sa mga, o, sama dito, verse 18, sapagkat kilala ko ang kanilang mga gawa at kanilang mga pag-iisip. Ang panahon ay dumarating ang aking pipisanin ang lahat ng mga bansa at ang may mga iba't ibang wika na sila'y magsiparoon at mga pakita sa aking kaluwalhatian. Oh, this talks about the sinners. This is not talking about dahil kumakain impyerno na ko. Pagkakilanlan po ito mga kapatid. Oh. Tapos ano ba ang mga ano natin? Walang mairibat kanina eh. Ah, malinaw ang mga talata ko mga kapatid. 15. Oh. Last ano four ang sabi minutes. Oh, ang sabi po dito, datapwat nagsitindig ang ibang sekta ng Parisiyong nagsumasampalataya pala. Nangagsabi, kinakailangan silang tuliin. Yan tuliin, eh dito tayo. Bakit na, di natin ano dito? Tuliin at sa kanila'y ipagbiling ganapin ang kautusan ni Moises. Ang tanong ko kanina, Brother Jomel, sino po ang si kaninong utos ang pagsunod sa kautusan ni Moises? Ipakita mo mamaya sa conclusion mo. Ipakita mo sa mamaya sa conclusion mo, sino ang nag-utos na ganapin ang kautusan ni Moises? Sino? Mga apostol o Pareseo? Sabi mo, ang mga Pareseo, Hudyo, hindi yun ang tanong. Pareseo, Hudyo ba o hindi? Alam ko, Pareseo, Hudyo yan. Ang tanong ko, utos ba ng mga apostol? O, ano ang sabi dito sa verse number 24? O, makinig ka. Makinig kayo, mga nakikinig. Makinig o. 24, basahin natin. Sapagkat aming nabalitaan na ang ilang nagsialis sa amin ay nangag... O, nagsialis sa amin, o. Hindi mga apostol yan, nangagbabagabag sa inyo ng mga salita na isinisinsay ang inyong mga kaluluwa na sa kanila'y hindi nangagutos kami. Ha? Hindi kami nangagutos. So ang tanong, Brother Jumel, sino ang nagutos sa iyo? Naganapin ang kautosan ni Moises na doon na paloob ang keep the Ten Commandments. The food law. The food law. Saan po? Sino nag-utos sa inyo, mga kaibigang SDA? Naganapin ang kautosan ni Moises dahil sabi sa talata. Ang sabi sa talata, sige, tulungan mo siya. Sabi sa talata, ang sabi sa talata dito, naganapin ang kautosan ni Moises, mga Parisiyong nagsialis. Tapos sa 24, ang sabi dito, hindi kami nag-utos ng anuman. Hindi kami nag-utos ng anuman. Ayan, ako po mga kapatid, hindi po ako gagamit ng katulad ni Soriano. Kung mabasa ako, walang ganun. Napakakaliing ano yan ni Soriano, hindi si ano. Hindi ako gagamit ganyan. Bakit? Andaling bumasa eh. Babasa ko nga, bawal ang baboy. Pero yung unawa, wala doon. Kaya hindi ako ba gagamit ng mga ganyang mga tanong. Kaya hindi ko a-idolin yung tao na yan na wala namang alam yun sa philosophy. Pero mga kapatid, minamagaling namin, sabi dito, wala silang utos. So ang tanong nito, Brother Jomel, sinong nag-utos sa'yo? Dahil ang mga apostol pala,
walang inutos na sundin, ganapin ang kautusan ni Moises. O, basahin ninyo po ito mga kapatid. Next, ang sabi, wala pong nairibat kanina kasi po, ang mga challenge niya kanina, nabasa ko. Ang sabi dito, meron daw pagkakaiba. Anong meron pagkakaiba sa Shambles at Agora? Meron pagkakaiba doon pero hindi yaong binibinta. Ang Agora at ang malaking ang Agora, maliteng Shambles, pero magkapareha silang merong binibinta. Tapos inamin mo, salamat, inamin mo kanina na halo-halo ang nagbibinta doon. Pero ang sabi ni Pablo, lahat ng ibininta doon, bilhin ninyo, kaanin ninyo. Anong sabi mo kanina? Hindi ka inaninyahan. Inaninyahan po ako. Inutusan ako. Hindi ako inaninyahan. Inutusan. Hindi ako inaninyahan. Inutusan ako. Sabi dito, kanin ninyo. Nabasa? Nabasa po. Ang sabi dito, ano po kahit anong ipinagbibili. Sabi dito, na kanin ninyo. Time. Yun ang ibig sabihin. Time na po. Okay. So, with that, ay natapos po ang 10 minutes conclusion ni Sir Pentes. At ngayon naman po, kung naka-reset ng time, pakisabi lang. Okay na po. Okay, bibigyan na natin. Brother Jumel, are you ready? Yes, kanina pa. Okay, so start the time. Start na, Brother Mel. Dahil lang po ha, ay palagay ko lang Jumel. Sa screen. Palagay ko lang sa screen yung aking okay, cut the time. Papakita. Ay, nakita na ba? Ayan okay po, na? Mga kapatid. Ayan, simula na po. Okay. Ayun. Start the time. Kanina, medyo talagang hindi lang confused si Mr. Puente sa broma at brosis. Hindi niya talaga alam. Alam niyo kung yeah, bakit? Naman. Yep. Ops, may nagsumagot po. Ano lang? Sige, go. Oh, go. Sabi niya, yun daw broma, singular, yung pong brosis, yung brosis singular, yung broma plural. Ito, pakinggan mo ha. Sabi dito, Onan Timoteo 4.3, kung alam mo yung Greek, ba't di mo pinakita kanina? Sabi dito, kalonton gamen, apekastay, bromaton, itong bromaton, huwag kang magmamarunong Pastor Puentes na hindi mo talaga alam. Huwag kang magpapanggap kasi ang broma, ang kahulugan nun, ibig sabihin, food, allowed food, ibig sabihin, kahit anong pagkain, basta inalaw ng Panginoon, broma yon. At yung brosis, for your information, ang tawag doon, act of eating. Yun ay action sa pagkain mo. Nung broma, don't be confused on that. Sana matuto ka dito sa pag-aaral. Please be open-minded. Bakit? Eh, akala ko ba nag-aaral ka ng Greek, di mo may pakita eh. Okay? Halimbawa, ito pa. Dito sa Marcos Kapitulo 7, sabi mo, hindi broma yung nilinis. Ito, nako, di ka pala nag-aaral ng Greek eh. Ito, nakalagay sa dulo, ipakita ko ha, sa dulo, ito oh. Katapison o katarizon pantat. Teka muna Mr. Moderator, bakit nagpapakita okay. na yan ng reference? Hindi, Greek po talaga yun, Mr. Moderator. Wait. Opo. Inayaan lang kita, Mr. Moderator. Sandali lang, opo. Mr. Pentes. Mr. Pentes, Bible ang pinupuntahan sa Bible. Na Greek. Bible naman yan eh. Ang usapan nyo, Bible. Hindi yan reference. Biblia yan, tama? Correct. Usapan nyo Bible, Mr. Pentes, matanong kita, yan bang Greek Bible, hindi Bible? Kaya nga, yan objection ko sa'yo kanina, na yung Greek ipapakita ko, Bible. Ah, hindi. Hindi, ang in-object ko, yung sabi mo yung kay Tayers. Pero wala akong pinagbawal sa'yo na magpakita sige, ka ng Greek mo. Sige, kaya pakita ko mamaya. Anyway, I can upload. Wala ka na, wala na. Ang ano natin kanina, reference. Itong pinapakita, maliwanag naman, Bible. Sige. Bible, sige. Maliban na lang, sasabihin mo, hindi Bible yan, ipapatigil ko yan. Hindi ba Bible yung Greek na yan? Papatigil ko yan kung sasabihin mo hindi Bible yan. Yung meaning po, hindi na po yung pinapakita kanina, hindi naman po yun ano eh. Wala siyang ginagamit na reference kung kanino niya kinuha. Yun ang sinabi ko sa iyo kanina, di ba? Banggitin mo na lang, bahala na yung tao. Sige, walang problema. Pero ito ngayon, hindi ko pwedeng pagbigyan ng iyong objection kasi Biblia yan ha. Para sa akin, Biblia yan, Greek. Okay, good.
Sige, yun lang na naman yung, yun da, talagang ibig ko sabihin kanina, pero hindi ko lang naintindihan siguro. Sige, go ahead. Okay, so ayan yan. Ha, objection. Overruled. Ayan. Okay, tuloy. Ayun, so ang sabi niya kanina, ganyan ang binanggit, yung bruma, andyan oh, Katarizon, pantata bruma ta, yung nilinis yung bruma, bakit naging binanggit na nilinis at yan? Kasi kumain sila, hindi ka nagugas ng kamay sa context na yan. Hindi mo naintindihan yung Pastor Puentes. Mark chapter 7, kaya nga sinitan ng mga Fariseo kasi kumain silang tinapay, hindi naghugas ng kamay. Dapat matuto ka ng context at ng biblical languages para hindi ka ma-confuse sa broma at sa brusis. Pangalawa, ito pang binanggit mo, yung sa unang Timoteo. Sabi mo, dalawa binabanggit yung unang Timoteo 4:3, mga unclean at yung clean. Mali ka doon. Yung forbidden doon sa English, pinagbabawal. Alin? Yung broma. I-analyze mo. Yung broma pinagbabawal. Eh, pabasahin natin ha, sa Tagalog, para maunawaan mo. Eto, walang ganun sa Biblia na o sa unang Timoteo. Eto ha, pakinggan mo. Kanilang ipagbabawal ang pag-asaw at ipinag-uutos na lumayo sa pagkain nila lang ng Diyos o pagkain. Broma. Ang ipinagbabawal, yung pagkain na nila lang ng Diyos, hindi yun akatarton. Okay? At yun ay hindi akatarton yung forbidden. Pagbabawal yun, numbruma. Dapat maging specific ka doon. Next, binanggit mo na yung Isaiah 66:15 hanggang 18. Ay, hinihintay ko to eh. Alam mo kung bakit, Pastor Puentes? Kasama ka rito eh. Inamin mo nga kanina eh. Hintil at future, kasama ka. Pakinggan mo, kung hindi ka ba kasama. Hindi ito para sa Hudyo lang. Isaiah 66, versikulo 15 hanggang 18. Take note mo dyan, Pastor Puentes, at pag-aralan mo ng maigi. Sabi dito, sapagkat ang Panginoon ay darating na may apoy. Pakinggan mo, na may apoy. At ang kanyang mga karwahi ay gaya ng ipo-ipo upang igawad ang kanyang galit na may puot at ang kanyang saway na may ningas ng apoy. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy, ilalapat ng Panginoon ang kanyang hatol at sa pamamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao. At ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Sino-sino yun? Pakinggan mo, isa ka dito. Silang nagpapakabanal at nagpapakalinis upang pumaroon sa halamanan na sumusunod na nasa gitna na kumakain ng laman ng baboy. Inamin mo kayo na kumakain ng laman ng baboy. Ito'y pagdating ng Panginoon na may dalawang apoy. Hindi mo ito mailagan, apoy ito mula sa langit eh. Oh, ito pa, kumakain ng laman ng baboy, kasuklam-suklam, pati yung daga, ito pa, at ng daga, ay huwag ka na magantim kumain ng daga. Susunog eh. Sabi dito, sila'y sama-sama darating sa isang wakas, sabi ng Panginoon. Eh, sabi ng Biblia, siya'y darating sa isang wakas, sabi ng Panginoon. Sabi, ay hindi kami kasama dyan. Kasama ka. Alam mo bakit? Kumakain ka eh. Eh buti sana kung dininay mo kanina. Okay? Eh, hahabulin ka naman ng mga membro mo. Eh, bakit kasama ka? Ito, verse 18. Sapagkat nalalaman ko ang kanilang mga gawa at ang kanilang mga pag-iisip, dumarating ang panahon upang tipunin ang lahat ng bansa. Kasama Pilipinas, Pastor Puentes. Nasa Pilipinas ka. Kumakain ka ng baboy. At ang may iba't ibang wika. Oho, buti kung hindi ka nagsasalita. Sasalita ka eh. At sila'y paruroon at makikita ang aking kaluwalhatian. O di ba? Kasama ka dito. Don't deny it. Kasama ka. Lahat nga ng tao eh. Pero yung susunugin, yung kumakain, specific eh. Kumakain ng baboy, laman ng baboy, at mga kasuklam-suklam, at ng daga. Kaya pagdating sa Revelation 21-27, hindi last makakapasok five minutes. Doon. Ilan minuto? 5 minutes. Hindi makakapasok doon sa bagong Jerusalem. Yung mga kasuklam-suklam at mga karumaldumal. Eh, kung gusto mong makapasok doon, eh, huwag kang mag-atim kumain ng karumaldumal. Napakadali lang naman tanggapin eh. Tututulan mo ba utos ng Diyos? Ito pa. Pagka binawal ng Diyos na huwag kainin, kinain mo, hindi ang Diyos ang tunay na Diyos mo. Sino? Yung tiyan. Pakinggan mo. Filipos 3:19. Saan paruroon ito? 3:19. Ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan. Ano-an niya ang kahihinatnan? Kapahamakan. Ang kanilang tiyan, ang kanilang Diyos. Uy. Bakit? Ang sabi dito, at ang kanilang kahihiyan, ang kanilang kapurihan, na nakatoon ang isip sa mga bagay na makalupa. Kahit ano daw, kinakain. Tinanong ko siya kayo na, ikaw ba niyaya? Hindi niyaya, pero kumain. Kaya, sino ang makasagot nun? Yung kumain, hindi niyaya, ano tawag? Yan ang problema. Okay? Kaya nga, bakit hindi nila ito maintindihan, mga kapatid?
bakit kumakain pa rin sila ng karunang dumal na kay Kristo na sila? E ito sagot ni Apostol Pablo. Ikalawang Korinto 4:4. Sabi ganito, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag o nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya hindi nila maunawaan ito eh. Binulag sila ng Diyos sa sanlibutan. Kapag ka ang iniisip mo ay makalupa, ginagawa mong Diyos ang iyong tiyan, kahit bawal, kahit daga, kinakain mo. Ay, sabi ko nga baga, pag hindi ka nag-iisip ng iyong kalinisan, ang tawag dyan, burara. Ay, pangit naman pagburara ka sa harapan ng Panginoon. At nung ikaw ay dating hintil na makasalanan na kay Kristo ka na, ikay na idugtong at ikay kasama sa bayan ng Diyos. Dating madilim, napunta sa liwanag. Ang problema, nagpapanggap ng liwanag pero nasa madilim pa rin. Unang Pedro 2:10, yun ang malaking problema. Okay? Malaking problema yon. Pahamak talaga mga minamahal na mga kapatid. Kaya magsisi ka na, Pastor Puentes, no? At yung mga membro mo, no? Bakit? Kasi ang bayan, kung ikay inaamin mo, bayan ka ng Diyos, ang mga anak ng Diyos, eh sumusunod sa dietary law, eh Diyos nag-utos niyan eh. Ba't yung sinusunod niyo, wala sa Biblia? Tanong ko, saan naging bruma yung akatarton? Wala, kasi confused siya sa pagkakaiba ng bruma at saka ng brusis. Hindi niya may pakita yung Greek. Pati yung shambles, hindi niya mapakita kung anong Greek word nun. Okay? Ang kanyang ikinumpir sa shambles, yung agora. Ano bang Greek word ng shambles? O, di ba? Tuturuan na kita, Pastor Fuentes. Makilon yun. Oo, at yun ay tawag doon ay meat market. Magkaiba yun doon sa agora. Ay, nako. Akala ko ba nag-aral ka din ng Greek at sabi mo, eh, marami kang, may mga napulot ka. No? Kahit konti. Eh, dapat pinakita mo. Ah, yung pagkakaiba. May mga binanggit ka, brosis at bruma. Asan yung proof mo? Okay? Ang problema pati nito, pagka hindi ka makamove on, ay gumagawa ka ng video. Gaya nung ginawa kay Pastor Dison. Yun ang maging problema. So dito, mga kapatid, yung ginagamit niya mga talata, wala ni isa man siyang napatunayan at wala siya anumang natutulan sa salita ng Diyos na ang mga karumaldumal ipinakakain sa Kristiyanong hintil. Wala! Kahit isa, lahat po ng kanyang mga talatang ginamit, hindi para sa kanya, hindi kampi sa kanya. Kampi sa tunay na bayan ng Diyos. Kaya nga, sabi ng Biblia, inyong ituturo sa kanyang bayan ang pagkakaiba ng marumi at na malinis. Lahat sa kanila, mukhang malinis, pero marumi naman. Yun ang problema. Yun ang problema. Bakit? Kasi nagpapakita yan na masuwayin. Okay? Maging tapat tayo last sa Diyos. Last 1 minute. Kasi ang sabi ni Kristo, okay, 1 minute. Halimbawa, salamat one po. Minute. Upang sumunod tayo sa kanyang yapak, ang tunay na Kristiyano, Hudyo ka man o hintil, sumusunod ka sa yapak ni Kristo. Kailanman, hindi si Kristo kumain ng baboy. Kailanman, hindi si Kristo kumain ng karumaldumal. At kailanman, hindi niya itinuro. Ang tunay na tagasunod ni Kristo, sumusunod sa kanya. Hindi lumalabag sa kanya, maging mga apostol. Kaya, Pastor Puentes, just open your mind and your members. Sundin mo lang ang itinuro ng Biblia kung ikay tuta iskriptura. Makita mo yung katotohanan. Gaya ng ibang mga Baptist nung araw, naging Adventista na ngayon. Parang si Pastor Jeffrey Arsenal nung Baptist nung araw, Pastor Baptist ngayon, Pastor na ng Seventh-day Adventist. 15 bakit? Seconds. Kasi naunawaan niya. Kaya Pastor Puentes, open po yung mind nyo. At may the Holy Spirit be with you at ikaw ay makasama namin sa tunay na aral ng Diyos at sa tunay na iglesia. God bless you po at maraming salamat. Time. Okay, so ganito, maraming salamat sa inyong dalawa. Brother Jemel at Pastor Puentes. At ako'y magpapaka-technical sa inyong binigay na rule sa akin. Wala nang pag-after ng, tawag dito, after ng conclusion, ay wala nang sinabing ibang oras na kayo'y magsasalita pa. Pero as a moderator, igagalang nyo naman. Bibigyan ko kayo, wala nang patutsadahan, ha? Wala nang anuhan, ha? Wala nang ribat. Bibigyan ko po kayo ng tig isang minuto na magpaalam ng maayos sa at pagpasalamat sa ating mga naging taga-subaybay. Unahin po natin. Mr. Moderator, po? May usapan kami ni Pastor Fuentes na mayroong audience question and answer na at least okay. ilan kay Pastor Fuentes ang depende sa moderator na lang. Depende. At Mr. Moderator, ang maganda siguro isang minuto ang sagot. Pastor Fuentes, no? Gaya nung dati. Tapos 30 seconds ang response. Yes. Okay. So sige, as your moderator, total kayo na nagkasundo, susundin ko. Ilang tanong ang tatanggapin nyo? Anyway, mag-aalas 11 na.
Ako kahit ilan. Kahit alas 11. Magkasundo kayo muna. Magkasundo alas, kayo para kahit alas 11, oh. Hanggang alas 11. Oh, sige. So, tatanggap tayo siguro maximum of mga 4, 3, depende ha, basta pag mag-alas 11 na, ititigil na natin. Oh, okay, po, may, so nasa na? May mga tanong na ba dyan? May tumawag na po. Sagutin na sige. Ano ba na pagkasunduan nyo? Sasagot sa bawat tanong, sasagot ang bawat isa, magkabila ng tig isang minuto. 30 minutes yung respond. 30 one seconds. 1 minute yung... 30 seconds yung respond, 1 minute yung sagot sa tinatanong. Tapos merong 30 seconds. Okay, kung sino ang tatanungin, 1 minute ang sagot sa parang parang nagre-rebut dun sa sagot, 30 seconds lang. Apo. Okay, sige, maliwanag. Okay. Yan na, pasok na. Sige po. Hello. Yes po, go ahead. May tanong ako sa iyo, Mr. Puentes. Po. Ang sabi mo kanina, sa unang tayo mo, sabi mo, basahan ka lang kahit isang talata sa Biblia. Sa Biblia, nasabi ng mga apostol, huwag kumain ng unclean foods. Kung mabasa, panalo ka na. Di ba sinabi mo kanina? Tama ba sinabi mo kanina? Ang sinabi ko kanina mga apostol nagturo sa mga hintil na Kristiyano, huwag kainin ng unclean foods. Okay. Sabi mo na sabi ng mga apostol o turo ng mga apostol, huwag kumain ng unclean foods at kung mabasa panalo ka na. Yan ang sabi mo eh. Kung wala ano pa man o kung walang mabasa, ano pang pagdedebate yan? Ako bilang audience, one of the audience. Kung mabasa ko sa iyo sa Biblia, unclean food, turo ng mga apostolis, na hindi dapat kainin, aminin mo bang nagsinungaling ka? Mm-hmm. Basahin ko sa iyo, unclean food. Word for word. Okay. That is not a question. Next question. Okay, hindi mo pa sinagot ang question. Sandali. Moderator, go ahead. Edison. Yes, yes. Sa rules nila ay walang pilitan ng sagot. Kaya ang rules, Mr. Moderator, from the audience is ask, not challenge. Ask questions. Mm. Kaya nga, ang tanong ko nga, Mr. Moderator. Kasi tanong din yun eh. Hindi yung tanong. Challenge yan. Hindi tanong yan sa akin, hindi tanong yan, challenge. Challenge is challenge, question is question. Mr. Moderator. Okay, so sa akin, wait, ako moderator. Magkakaintindi ko, okay, challenge yun, nandun yung tanong. Hindi yan interactive. Kung para sa'yo, hindi yung tanong, igagalang next question. Ko. Pero, yun na. Brother Dison. Yes. Hindi niya sasagutin, next question daw. Hindi, sandali lang, Mr. Moderator, kasi meron tayong tinatawag na audience participation. Ang aking tanong, kung mabasa ko nga, aaminin ba niyang mali? Kaya ang tanong ko nga, kung mabasa ko, yan ang tanong ko eh. Aaminin ba niyang mali siya? Word for word. Sige. Kasi sabi niya, mabasa ba na sabi ng mga apostol o turo ng mga apostol na huwag kumain ng unclean foods? Ang aking tanong sa kanya, ang tanong ko ha, kung mabasa ko, aminin mong mali ka. Word for word. Tanong yon. Hermie, tanong yon. O, sagot! Showdown tayo! Ito ang sagot, Mr. Moderator. O, sige! Ang makipag-showdown dapat kanina sa debate, hindi sa audience participation. Pero ito, tatanggapin ko yung hamon niya. Mm-hmm. Hamon, meaning yan, word for word. Walang paliwanag yan. Sinabi ng apostol na huwag kumain ng unclean foods sa mga hintil na Kristiyano. Sige ha, Dison ha. Ito ha. Challenge mo ako. Meron kang mababasa, word for word, walang paliwanag. Showdown okay, is showdown, walang paliwanag. Basahin mo. Okay nga, Mr. Moderator. Apostol nagturo ng word for word para sa mga hintil na Kristiyano, huwag kumain ng unclean foods. Talo ako pag hindi ha, aalis ka dyan sa SDA. Go ahead. Okay, huwag mo ako i-challenge na alis SDA kasi dapat lang yung sumagot. Kaya nga, ang tanong ko sa iyo, kung mabasa ko sa iyo word for word, isisigaw mo bang mali ka? Oh, word for course, word ka. Tanggapin mo muna bago ko basahin.
Okay. So, nagkaintindihan na kayo ng tanong at challenge. Ano? Okay, challenge ko sa kanya, Mr. Moderator. Kung mabasa ko word for word, isisigaw niya ngayon, mali siya. Talo siya. Yes, isisigaw ko. Okay, basta, Pastor Pente. Apostolios, apostol, nagturo sa mga hintil na Kristiyano, huwag kumain ng unclean foods. Go ahead. Okay basahin ko ha. Basa. Biblia. Makinig ka ng mabuti. Biblia. Sige. Galing sa New Revised Standard Version, Catholic Edition version. Pakinggan mo mabuti. Sabi ni James, and James continued and he said, Acts chapter 15:19-20. We will tell them instead, we should write letter telling them not to eat any food that is unclean because it has been offered to idols to keep themselves from sexual immorality and not to eat any animals that is strangled or any blood. Ngayon, sigaw na! Respond ako, respond. Andito, sabi dito, Mr. Moderator, instead, we should write a letter telling them not to eat any food that is unclean. Okay, nabasa ko si James na may sabi niyan. Bigyan natin ng pagkakataong sumagot sa challenge. Respond. May nabasa ka naman. Sa pagkakaunawa ko, may nabasa ka. Ayon doon sa challenge mo. Pero bigyan natin ng pagkakataon. Sumagot. Merong nabasa, gumamit ng Biblia na hindi po angkop ng pagka-translate dahil ang sabi doon, inihain sa Diyos-Diyosan, walang unclean doon. Ipakita mo, Brother Dison, na merong akatartos dyan sa talatang yan. Walang akatartos ang sinabi kanina. Mamaya. Nagdadagdag ka na naman. Ang sabi mo lang, may mabasa ba na ang mga apostol nagsabi na huwag kumain unclean food? Ay nabasa ko, sigaw na! Ang unclean dyan, hindi po unclean foods, kundi inihain sa Diyos-Diyosan.